That's an eternity of basketball ahead of us. Another beautiful steal perpetrated by Todd White. The action continues. The let's go situation here. Alex Aitken going up against another team. Jeffrey Moore has access to the bucket. Watch yourself on that normal replay of that last bit of action. Was Juan Fernandez actually wanting to dish up against Master Jaworski? We're crossing the Twilight Zone. That's an eternity of basketball ahead of us. This is an eternity of basketball. We're about to begin 185. Before that, we remind you we're part of the Globally Ballin Network. Another show on the network is Who the Heck Are We? For sports opinions and stories with Claudia and Claro. Most trending episodes on YouTube. Number one, si Bon Fernandez na dislodge na si Bernie Fabiosa. And Oscar Rochas entered the top 10. He's at number 10. So which one is your favorite? Keep watching on YouTube. Globallyballin.com is the website to check out original articles, audio and visual projects, and all the social media of the Globally Ballin Network. Catch us live on the Twitter page of Globally Ballin. We're streaming there right now. So that's another option for you. And if you want to access all of that, go to linktree.com/globallyballin for easy access. All right, here we go. We are live. Episode 185. Ako po si Charlie Cuna. Jay Mercado, kasama natin sa araw na ito. Noel Zarate rin. Si Sid Ventura, busy ng konti. Pero tira natin, kumakasingit mamaya. But here we are for 185. Our guest for today. Ay, iba to eh. Bata Sampalok, of course, perpetual legend. Huh? Before Scotty Thompson, way before, may itong guest natin nandiyan na. Dami nag-aabang. Of course, dami nag-aabang. Siyempre, inspirasyon itong guest natin sa maraming mga players. Alam nyo bakit? Hindi naman tayo lahat mataas tumalon eh. Hindi naman tayo ganun kabilis lahat eh. Pero kung ganito ka maglaro, kung ganyan ka kagaling maglaro, pwede ka maging PBA superstar. Napakagaling maglaro. Pasok na natin ang ating guest. Sikat na sikat ang pangalan. The Hawk! Rene Bong Hawkins Jr. kasama natin sa umagang ito. Good morning, hi. Bong. Salamat. Morning. Good morning, Charlie. Good morning, Noel. Jay. Good morning. Morning. Salamat. Salamat si Bong Hawkins. Siyempre, inaabangan ng ating mga fans to talk about his storied career. Antindi, tinitingnan natin yung list of achievements. Napakahaba sa PBA. And you know, not everybody would have expected it kasi coming out of a perpetual health program na hindi naman ganun pasikat noong time na yun. Siya nagpasikat ng perp nung panahon na yun. And of course, played for Alaska. Everybody remembers Alaska, but he also played for Presto Tivoli, Santa Lucia for a short while, and then Coca-Cola sa Bedulo. But syempre, Alaska, no? Doon nangyari lahat. Pero this is one of the rare times na yung guest natin, syempre yung pangalan ng guest natin, sikat. Pero yung pangalan niya, alam ng lahat, dahil yung AirPods mo, Bong, sikat na sikat din.
diba? He was an actor, diba? Nandun sa mga movies, the FPJ, and the rest of that. So, nandun siya. Sama ng airpods ko rin yan, minsan. Sama ng airpods ni Noel, correct. Sama ng airpods ni Noel sa mga movies. Being a junior, no, Bong, si Airpat ba naglalaro ng basket? Yep. Naglalaro si Papa ng FEU ng juniors and UST ng seniors. Okay. So, siya ba yung main influence mo? Yeah, oo. Kasi, siyempre, nung anong yun, sinasama niya na ako. Nung panahon ng mga bata ko, sa FPJ na siya naglalaro nun. Mm-hmm. May team si FPJ nun eh, sumasali sa mga commercial league. So, yun. Sinasama niya ako sa mga games. Malakas din yung team nila. Sila Jumbo Salvador, sila Jimmy Santos. Yeah. Sila Cador Rivera, yung kapatid ni Norby Rivera. Mm-hmm. So, pang ano talaga, pang commercial league. Right, right. Ano bang height ng dad mo, Bong? Ano lang, 5'8", 5'9". Ah, okay. Well, parang hey. Parang malaki eh. Pag oh, nga, I always thought malaking tao talaga. Oh. Mm-hmm. Iba yung presence din sa TV kasi pag nakikita na. Ano tanong ko, Charlie, ano yung Hawkins, saan galing yun? Kayo ba, ano yung lolo nyo ba, Amerikano? Ano, American. Hawkins, naman, ano? Mm-mm. American descent. Ano yata nung panahon ng, you know, Spanish-American War. Mm-hmm. Military yung Hawkins na yung great-grandpa ko. Tapos napunta dito. So, yun na. Na-destino siya sa northern part, Cagayan. Mm. So, doon nagsimula yung lineage ng Hawkins. Nice, nice. Mm. So, you started playing ganun dahil sa influence ng airpat mo. Kailan ka nag-start, Bong, ng organized basketball? Yung hindi yung larong kanto lang. Ay, ano, yung... Actually, nung panahon na yung baseball ang gusto ko. Yung, oh, okay. Yung, ang problema nung... Sa UST, walang high school team ng baseball. Pero nagpa-practice na ako doon sa varsity ng baseball. Tapos, isang time na nag-get together yung UST. Yung UST, yung team ng papa ko. Sila Danny Florencio, yung sila Gene Lucindo, Max Laurel, among others. Tapos si Coach Arik. Mm-hmm. That time, di basketball sila sa UST gym after noon. Kainan, inuman. Tapos sabi nga ni Coach Arik na, ay, papuntay mo yung alak mo kasi ako na mag-coach sa juniors ng UST. That's 1981. Mm-hmm. So, Fletcher High School ako nun. So, yun. Nagpunta lang ako sa practice. Hindi pa naman ako naging ano kaagad kasi buo na yung team nung pagpasok na. Puro seniors. Buo na yung team ng UST. So, sabi niya, Bong, training team ka muna pero ano ka na. Pasok ka na sa, dito ka na sa akin. So, yun. Nagtuloy-tuloy na. The next year, following year, doon na ako naglaro ng UAAP. Mm. Tapos yun yung first championship namin ni Coach Arik. Yeah. Nakapun-champion ka. 82. Oh. Yeah, 82. Oh. Actually, di naman kami talaga dapat mag-champion. Ang nangyari nun, yung UE. UE malakas nun eh. Mm-hmm. Ano sila eh? Sweep. 12-0. Nandun si... Ang problema... Karabihan ng team nung players nila puro overage. So nahuli. Overage. Si Jerry Codinera lang yata yung di overage. Legit. Oo, yung legit. Tapos yung Adamson, second place sila, ganun din. So yung nangyari, nag-forfeit yung mga laro nila. Ang laglaban sa finals, kami, tsaka Ateneo. Third place yung Ateneo, okay. Fourth place kami. Okay. Galing ano? Eh, wala na lang yun. Dalawa pa lang natanggal, hindi lang isa. Sino yung mga Ateneo nun? May sikat pa sa Ateneo nun? Alam ko, si JB. JB Gayoso. Facundo. Reyes, hindi pa masyadong gabit nung unang year. College na si Facundo nun, Jay. College na si Facundo nun. College na si ano. Si, ano, Facundo sa Aquinas yan, nag-high school. Ah, I see. Okay. Diba? Hindi ako nagkakamali. Aquinas, nag-high school. Kaya nag-champion kayo din at tanggal yung tanggal. Galing ha? Galing na-forfeit yung dalawa, yung Adamson. Sa Adamson sila Nandi Garcia. Oo, si Nandi lagi overage. Ano ba yan, Nandi? Matanda yung si Nandi. Hindi lang pala yung youth, eh, no?
So yun yung so, ano, kaya kami nag-finals. Twice to beat namin natin ngayon, tinalo namin silang dalawang beses. Yung una sa UST gym. So mga 14 years old ka pa lang noon, Bong, 'di ba? Nung time na 14. Oh. So anong height mo na noon? Malaki ka na? Mga 5'11 to 6'6 na. Anong gamit? Anong gawag sentro? Sentro gamit sa'yo? Hindi. Ano? Forward tapos minsan nag-guard ako. Wow. Depende sa... Okay, laki. Sino mga kakampi mo? Ba't nalipat ka sa forward? Sino mga sentro nun? Meron lang sila... Hindi nyo nun, ano sila, Palencia, Mortel, yun yung may mga big man na kami, malalaki. Saka, hindi pa nga ako yung malaki, mga 6 pa lang ako nun. Siguro mga 6 or 6'1", ganun. Okay, okay. So, tas payat. Teka, nabanggit mo baseball. Ano pwesto mo sa baseball nun? Outfielder. Eh, wala pa naman ako, ano, dahil di naman talaga ako natuloy makapaglaro. Dahil nakikipractice lang ako. Kasi lang talaga ako. Kung gagamitin ka sa baseball, lagay kitang first base, wala makakatawid sa'yo doon. Oo. Ang problema, wala namang high school team yung UST noon. Here's a question. Bakit mo nahiligan ng baseball? Anong exposure mo? Isa grupo doon sa Sampaloc na may isang nahilig mag-baseball. May mga gamit siya. Tapos yun, alam mo na, mga bata, di ba? Once na gano'n na, uy, okay ito ha. Laro-laro, gano'n. Tapos yun, nakakapanood ka nun, FEN pa nun, di ba? Yung party FEN. Sa ano, yung papanood doon sa league. Ano. Saka sa yung team ka? Team ka na, no? Chine-cheer mo? May Yankees fan ka ba? Red Sox? Yeah. Ano, may wala namang talaga. Okay. Ano yung Jay? Saan ka sa Sampaloc, Bong? Malapit sa UST, sa may realtime. Ah, doon sabi, after the trend na, no, kung galing ko welcome. Ah, yeah. Malapit sa Governor Forbes, di ba? Ah, yeah. Okay. So halos walking na, distance ka lang, no? Talaga, walking distance lang UST. Oo, pera lang kung ba, bumaha. Baha, oo. Laging baha. That's right. So sa UST ka, naglaro kayo, nag-champion nga kayo, okay naman yung... Ibang event na hindi na baseball, swimming na yan. Oh, swimming, pag gano'n, pag may flood. So sumisikat ka na sigurado na nanonotice ka na ng ibang mga coaches, ibang mga teams. When you ended your career sa UST High School, paano ka napunta sa PERP? Ano eh, nagka-problema ako sa UST. Okay. Na, mga bata, gano'n. Pero, kaya gusto ko pa rin dun. Pati UST, gusto pa rin akong kunin. Right. Kaya lang, nagka-problema naman yung papa ko, tsaka yung pare. Yung mga pare yun, mga Kastila pa talaga. So, nagka-problema sila. Ngayon, inalis ako, sabi, huwag ka na dyan. Kahit gusto ko dun. Kaya lang, siyempre, di ba? Yun, gusto niya sa FEU ako maglaro dahil doon siya nag-high school. Doon ko na lang sa FEU. Ayoko naman doon sa FEU din dahil gusto ko nga sa UST. Tapos, yung time na yun, may nagpadala ng emissary sa amin si Tony Tamayo, yung may-ari ng Perpetual, na sabi nga, Bong, dito ka sa amin. Ano kasi, ano, sasali kami lang, tanggap na kami sa NCAA. So, ikaw yung ganyan, tapos may team na, okay naman yung team. So, pumunta ako sa Perpetual. Tapos yun, doon ako nagtuloy. First, yun nga, yung unang taon ng Perpetual, kami na yun. Yung unang year sa 1985. Nasa Las Piñas na ba yung campus ng Perpetual? Oo, Las Piñas campus talaga. Kasi merong Perpetual Manila. Yeah. Yun yung kasali naman sa bukaan nung dati. Ah, iba pa yun. Okay. Iba yung Perpetual Manila. Yung Perpetual Las Piñas lang talaga yung NCAA. Eh, di na pala yun, pag pumapasok ka. Doon ako na quarters. Meron talaga sa athlete na, para sa athlete na townhouse. Okay. So doon ka na sa building na pinatakas. Ito ka na sa townhouse. Sa basketball, parang apat lang kami. Tapos merong mga track and field din. Ganun. Yeah. Track and field. Tapos later on, nagkaroon ng football. Ganun. Okay naman. Maganda yung sitwasyon. Kasi parang Las Piñas dun, parang probinsya pa talaga.
Di katulad ngayon talagang... Oo nga. May talahib pa nun, di ba, sa Las Piñas? Araw-araw ko lang sa Las Piñas, may baha na rin dun. Magsaka na salvage. Oo, sa Coastal Road nun, yung wala pantol. Correct, correct. Tama, tama. Paggabi, huwag kang dadaan dun dahil... Oh, delikado. Pero so parang tinanggap mo na, ayaw mo mag-perp, pero eventually nung napunta ka nun, okay ka naman. Parang hindi ko naman ayaw. Nagustuhan ko nung pagpunta ko. Ang ayaw ko sa FIU. Ayaw ko ayaw sa FIU. Parang, oh, kasi pero diba, ang tindi nun, kung nag-FIU ka, di mas lalong malakas na yung FIU nun. Glenn Capasso. Oh, pero paalis na sila Glenn nun. Paalis. Ah, okay. Nung, Harmon. Si Glenn, diba? Si Harmon, oh. Papaalis na sila. Medyo... Kasi na Ramonito Roa na. Ramonito Roa. Padilla. Padilla. O, ni Padilla. Right. Jack Danuan. Sino kasabay mo sa Danuan. Perpetual? Sino yung parang second in command mo doon sa Perpetual? Obviously, ikaw yung star doon team. Pero sino pa yung magagaling? Yung naalala nyo sila, ano, si Ronald C. Later on, si Eric Giday. Yeah. Yung, Giday. Of course. Yung kilala niya. Tapos, yung iba naman, ano, nag-ano lang, sa nag-PBL, si Biado. Yun, si Makini, yung una. Christopher Makini. Si Keray, galing naman ng Aquinas. Tiso iba na Kastila. So, nung pumasok perpetual sa NCAA, ang bibigat kagad ng mga kalaban nyo. Yan yung mga literal sa Beda, nandyan na lahat. Ano? Mga bigat dun. Literal. San Sebastian. Sina Romel, Adungpul, sina Bong. Hindi, wala pa. Sila bata pa si Romel. Oo. Wala pa si Bong, wala Adungpul. Ah, sorry. Si Bong Alvarez, sina ano, sina Eugene Kilban. Yun nga yung kalaban namin yung last year ko. Basti yung kalaban namin finals. Lakas yun yata yung, sa tingin ko ha, yung my opinion. Yeah, yeah. Pinakamalakas na college team ever. Kasi almost lahat ng players nila nung na PBA. Yeah, malakas. Bong Alvarez, Art De La Cruz, Toy Tevez, Alan Garrido, Chris Bade, Django Rivera, Chris Bade. So, sinap yun po na? Napaton? Oo, napaton. 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 Di ba? Lakas ka na. Grabe nga yun. Yes. Ang lakas. Grabe. Parang 10 out of 12 nung lineup nila na bakit PBA. Grabe, no? Kompleto, ha? Kompleto sila. Lahat ng posisyon. Kaya, sarap lang coach nun. Diba, kahit sino, kahit nakapikit ka, tulo ba? Kaya first five. Pwede. Kahit sino ituro mo, pwede, no? Lakas nung team na yun. Sino idol mo nung mga panahon na yun? Nung high school ka, early college, sino yung mga idol mo sa PBA, sa NBA? Sa PBA, Chris pa ako eh. Okay. So, Philippine. Cesar yan. Cesar. Si Coach Atoy, Coach Boogs, Abet, Kuya Abet. Lahat yun. Tapos, nakakasama ko na sila, high school pa lang ako, dahil si diba, dikit nila si Tito Ipe, Philip Salvador. So, nag-iaya yung madalas nag-iaya si Tito Ipe. Exhibition, ganito. Sinasama na ako Tito Ipe. High school pa lang ako. Nakakasama ko na sila. Kaya pa masipid ang galaw mo, ginaya mo si Philip Cesar. Parang very economical yung moves mo eh. Hindi, siguro parang, ganun lang talaga ako. Lahat ng galaw mo may silbi. Oo nga. Galing nga eh. Wala kang ano, yung style of play mo, Bong, sa'yo lang talaga yun. Hindi mo pinaturn after anybody. Ganun. Nagkataon lang ganun talaga. Hindi naman. Oo. Sige, pre, meron kang mga minsan may na-idolize ka nung panahon ng yun, di ba? Magic Johnson naman, tsaka Larry Bird ang NBA, ang ano nung sa NBA. So, gusto ko yung laro nila kasi team ano, team oriented. Di ba? Hindi individual. So, yun yung naging ano ko. Tapos, di ganun din, Philip Cesar, di ba? Team oriented yung laro niya. Lamang si Hawk sa poste kay Cesar. Pagdating sa poste yan, kay Hawk ako. Kuya, hambing mo kay Cesar, kay Hawk ako. Yung nakatalikod, no? Back to the basket. Pero yung Bong, paano mo na-develop yun? Yung back to the basket game mo talaga, hindi pang karaniwan yun. Paano mo na-develop yun?
actually, sa perpetual ko na yung na-develop, dati hindi naman ako pumupost eh. Ang nagturo sa akin, si yung pangalawang coach ng perpetual, si yung coach ko, si Bobby Litawa. Coach Bobby. Eh, ano siya noon, assistant na siya ng Shell noon eh. So, diba, sabi niya, Bong, mas magiging effective ka kung maglaro ka sa ano, poste. So, yun. Practice kami. Back to the basket. Ito, sila. Tingnan mo sila, Philip Cesar, Ray Lazaro. Yan ang mga the best. Tama yan. So, yun na. So, sa practice, gagawa niya ako ng play na ginawa po poste ako. Dati kasi, shooter ako eh. Ganun ang laro ko eh. Shooter, drive, ganun. Tapos yun, doon lang sabi ko, okay pala dito, di ba? Kaya-kaya pala, no? Oo, lagi lang pala. Charlie, may ano tayo, may nag-ano sa atin, si John Alston Morales, sabi, para ka raw si Kevin McHale ng Pilipinas. Yun! Doon din lang. Pati yung chest, upper chest, di ba? Upper body strength. Sakto-sakto. Pwede. Oo nga, yung forma ng katawan. Pero pwede sa time. Sige, go ahead, Noel. Go ahead, Noel. Kasi sa panahon nyo sa NCAA, may magaling din pumoste. Pangalan niya, Alvin Patrimonio eh. Di ba? Oh. Nabutan mo pa ba si Kapag? Oo, oh, gabot kami. Mapuha siya. Oh. Yun, back to the basket. Back to the basket. Oh. Kamusta ka bantayan yun? Nung college? Oh yun. Nagbabantayan kami. Maliksi na nun o ano pa? Hilaw pa? Yung lakas lang ni Alvin. Siya na yung number one player lang number one college player nun. Na mapuha. Si Alvin. Pero, tinatalo namin sila. Yeah. Yun yung importante. Oh. Tinatalo nyo sila. Kailan nag-start yung ano PABL career mo, Bong? After nung perpetual. So, di kasi pwede isabay, no? Hindi pwede isabay nung panahon na yun. Yung panahon na yun, oo. Oh. NC tsaka PABL. Oo. Oh. Naglaro muna ako. Kinuha ko lang Marsman. May PABL Invitational. Uh-huh. Yung Pepsi Mindanao. Dabao base siya. Tapos, yun, doon ako naglaro. Apat kami dito sa Manila. Tapos, ramihan ng mga players, mga tiga Dabao. Ako, ang sa Manila noon, ako si Boyce Samar, uh-huh. Noli Banate, uh-huh. Tsaka si Sixto Mondarte. Of course. Tapos, after noon, pumasok ako Chris pa. Ang coach si ano nga si Coach Bugs. Atoy tsaka si Coach Bugs. Mm. Kaya, sakto sakto noon. Sakto kasi Chris pa pan ako, 'di ba? Exactly, yun nga. Laro. Oh. 'Di ba imagine ang idol mo Chris pa, bigla Chris pa ka na rin, eh, no? 'Di ba? Jersey mo Chris pa na. At ang coach mo. Oh, pati coach po, legends, 'di ba? Dalawang legend. Yeah. Tapos si Philip Cesar, kahit di siya ano, pupunta sa game 'yun. Hindi siya laga, ano, nabibigay ng pointers, gano'n, pag nasa base. Ano example na pointer na binibigay niya? Ano pointers niya? Yun nga, yung ano, kaya-kaya mo sa poste yan, doon mo nalaruin. Poste talaga eh, no? Talino talaga eh, ganyan. Sino mga kasabay mo sa Crispa noon, nung pumasok kayo? Malakas yung team, si Johnny A. Johnny Abarrieto. Of course. Big Pablo. Mm-hmm. Paul San Racela. Sila, Jun Habar. Alan Garrido. Sila Labay Toma Cruz. Ang una. Labay. Malakas yung team na nag-champion kami isang beses. Kalaban yung Philips. Jolly Park. Philips Sardines. Anong time na yun, Bong? If you don't mind, magkano'ng allowance yun nun? Maliit lang. Parang mga 15-20. Okay. Kada araw. Kada month. Hindi. Ay, yung sabihin, yung sa Crispa? Ah, sa Crispa. Oh, 50,000 naman. Malaki na rin yun. Oh, mga ilang games po sa isang buwan nun? Mga 8 games, gano'n? Maraming din. Maraming games din eh. Kasi parang PBA din kami, buong taon din eh. Yeah. Kami mga conferences din kasi ang PBL. Oh, tama. Diba? Maraming conferences din. So maraming championship playoffs and all of that. Oh. Exacto-sakto, no? Pinag-uusapan natin ng Crispa. Pasok na tayo sa una nating segment dito sa show, Bong. Yung time capsule na tinatawag natin. Time capsule, may mga hinandang photos si Sid Ventura na wala rito para makita natin yung career mo, no? Through photos. This is brought to us by Fitbit. Helps everyone in the world get healthier from counting your steps.
to giving personalized insights on your heart rate and sleep patterns. Log your exercise and access great tools and content on the Fitbit Premium, all on the Fitbit platform. Check out their line of products on Fitbit.com. Feel the power. All right, let's go to photo number one. And Noel Zarate is still sporting his Fitbit. Ito na nga, Chris Pam, pinag-uusapan natin. Ayan na, si Bong Champion team. Yeah, that's the champion team. Sino import nyo? Oh, sa Hong Kong to eh. Yun yung trip namin. Oh, yung import nyo dyan, nandyan. Sa harap ni Rabay. Oh, yun to. Yan. Yung import namin, si Taylor. Galing yan. Uh-huh. Di rin tumatalo yan, pero di naman nagbibitis. Oh, nice. Galing yan. Hindi rin tumatalo. Eh. Sabi ni Bugs, naku, mukhang wala tayong mararating nito kasi kaganong-ganon lang, parang may banding-banding. Walang naglaro eh. Jay Taylor, oh, si Jay Taylor. Jay Taylor, di nagbibitis. Yan yung team na nag-champion. Sa ano to eh, sa Hong Kong. Yung, nice. Ano meron dito? May tournament kayong sinalihan? Hindi, ano lang, parang yun nga yung bonus. Bonus. Ah, so walang laro. Walang laro, ano lang. Bakasyon na, pero naka-uniform pa rin, ha? Crisp. Oo, oh, ah, oh, para, di ba, siyempre, yung nag-ano sila ng, ano, siyempre, crisp pa eh, di ba? Yan yung pagtatawid ka ng kalye, sinasabi na tingin muna sa kanan, huwag sa kaliwa. Oo. Oh, oh, oh. Maka-disgrasya ka. Maka-disgrasya kayo doon. Titinan ko sino yung mga players, of course. Ito yung time na nagkaroon ng, yung malakas na earthquake dito, yung 1990. Bagyo yung Hayat. Yun yung Yes, Hayat, yes, yes. Nasa Hong Kong kayo nung lumindol dito. Oo. Oh. Bong, sino yung katabi ni Alan Garrido sa harap? Sa kanan ni Alan Garrido, sa harap ni Gina Fabri? Si Mel Basa. Ah, okay. Mel Basa. Yeah. Okay, okay, okay. Ateneo rin, oo. Oh. And then I see Johnny, I see Olsen. Si Rabay. Na. Si Rabay. Yeah, oh, Rabay, oo. Oh. Jun Habar. Si Coach Villarias. Pwede pa maglaro si Coach Bogs dito eh. Oh. Vernie Villarias, no? Si Vernie. Big. Si Vic, sorry. Tapos si Boya Fable ba yan? Yung nasa likod ni Olsen? Oo. Ah, okay. Airpat ni Jim. Oo, airpat ni Jim. Okay. Sino yung katabi na may bigote? Sino nakabigote sa harap ni Mr. Fable? Sa likod ni Johnny A? Parang si Coach Turo yan, di ba? Si Turo, no? Baka yun. Parang si Coach Turo yan, di ba? Sumama sa inyo. Sumama. Why not? Jet setter yan, si Coach Turo. Hanggang ngayon, kung saan-saan, ha? Mga party, nandun siya. And then, sino yung nakaano yung matanda? Sino yung matanda nakasalamin sa gitna? Katabi ni Coach Turo. Ano yung sa salamin sa harap, no? Yung sa harap sa... Yung katabi ni Coach Turo, si tatay ni Jong. Wichiko. Yes. Okay. Tapos yung sa likod ni Big Pablo, yung mamang nasa likod ni Big Pablo. Oo. Ay, hindi ko matandaan. Mga team officials, mga kung sino-sino team officials. Oo, siguro. Baka, ano, official. Okay, how about yung sinong sa kanan ni Boggs? Kanan ni Boggs. Cruz, ang FEU. Okay. 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 Anong first name? Okay. Kasi after nito, medyo nag... Rolando Cruz. Oo. Oh. Rolando. Baka kasi may humirit na si Lino dyan, babatukan ko eh. Kasi after nito, dumating pa sila, sila Max Delantes. Yeah. Naking teammate ko pa eh. Si Liklik Duhig. Tsaka Felix Duhig. Felix Duhig. Diba? Tapos nung matatapos na yung year, naman si EJ, tsaka si Kevin Ramas. EJ Pai. Kevin Ramas. Correct. Bakit 17 ang numero mo rito? Sa PBA, 16 ka, pero din sa CRISPA, 17. Oh, hindi ko alam. Bakit? Actually, 12. Ibigay lang sa ito. Oh, actually, 12 yung number ko, pero meron lang nauna. Okay. Kasi, so, yun. 17 na lang. Pero yung nung high school elementary ako, high school college, 12 yung number ko talaga. Galing yung photo na to. Nakakatuwa lang. Diba, tinitingnan ko lang. Natutuwa ako sa mga players. No? Hopefully, we get some of these guys to come on the show as well. Sila Johnny, sila Vic. Vic Pablo, no? Mag-guest din sa show natin. Parang lamig na lamig kayo dito. Ano bang temperature nito dati? Sa anong month kaya? June.
June, mainit, mainit. Kaya lang, siyempre, dahil gusto lang na, ano, siyempre, pag sa airport, sa uniform kayo. Hindi, malamig sa airport. Yung lumang airport, eh. Yung lumang airport ng Hong Kong. Hindi ko na nagamit siya. Di ba yung lumang airport, airport ng Hong Kong, ipababa na yung luma pa, yung doon pa sa, ano. Tubig pa rin, puro tubig na yung makakat sa last second, may mararamdaman kang runway. Ngayon kasi malaki ang airport sa Hong Kong, eh. The old Kaitak Airport yon bago nagbukas ng... Correct. Ngayon, oo. Oh. Di ba? Okay na okay ito. Tapos ilang years ka naglaro sa PBL, PABL, Bong? Oo nga, 1.5 lang siguro. Ah, 1.5 lang, okay. Nag-ano na ako na... Nag-declare ka na? Nag-draft na ako noong 91. Bakit ka nag-decide magpa-draft, Bong? Eh, kasi talaga nun, mahigpit iba yung age. So, pag, ano ko talaga, pagdating ng 23, tapos maganda naman yung showing ko doon sa, ano, sa sabi ko. Wala nang iba, di ba? Di naman pwedeng palagi na lang dito sa PBL. So, national yun, team, hindi ka na-alok national team nung amateur hindi ka? Ako naka-ano. Dapat yung sa ano, sa yung Centennial team. So, ay, yung prepare PBA ka na noon eh. Pero nung amateur ka, hindi ka na-invite. SEA Games, mga ganon. Bong, di ko alam kung masasagot mo to, no? Pero ano ibig sabihin ng 400 sa CRISPA? Oo nga. Hindi ko. Yung trading yata, di ba? Ah, yung trading? Oo. Yung kabal. Pero isang brand ng... Hindi ko alam kung pantalon ba yun. O isang brand ng damit nila na yun ang tawag nila. Okay. CRISPA 400. Hindi ko rin alam. Hindi ko rin. Hindi rin matanda. Diba, pati yung Redmanizers, marami nagtataka kung ano yung sabi ng Redmanizers. Eh. Yung Redmanizer, Redmanized, ano, yung pag yung the process. It's woven, yung process. Redmanized. Di ba dati meron pa nga walk tall, di ba? Walk tall. Yun, yung unang model ng walk tall, si Coach Atoy ko. Yan, si Ron Philip Cesar. Ruby Foreman na nun. O, may Yossi pa sila, lawak nun. Di ba may Yossi pa sila sa picture? Yeah. Oo, may Yossi pa. So, eventually, so you nag-declare. Declare ka nga for the PBA draft, 1991 PBA draft, no, second overall pick ka. Let's move to the next photo, Carly, please. Nung nag-apply ka sa draft, kinausap ka na ng mga teams, Bong? Any team, alam mo ba na Presto kukuha sa'yo? Nag-meet kami ni Coach ano, na Jimmy before ng draft. Mariano. Jimmy Mariano. Nasabi ka, Bong, mukhang ikaw ang kukunin namin kasi si ang Alaska ang kukunin nila si Alex Araneta. Mm-hmm. Yun. So sila yung first pick ang Alaska nun. Second yung Presto. Mm-hmm. So yung kinausap ko, ikaw ang ano namin, ikaw ang pick namin. So yun, before ng draft, nag-usap na kami ni Coach GB together with my dad. Ano lang, mm-hmm, para maalam. Okay. Tapos ang alam kong pangatlo nun, Alaska din, si Gilban nga yun. Tama, number 3. Pero yung bang choice mo talaga, alimbawa kung looking back, bibigyan ka ng pagkakataon, makapili na sarili mong team na magda-draft sa'yo, anong team yun? Nung panahon na yun, wala. Basta masisan. Siguro. Anyeho, hindi ba? Hindi Anyeho. San Miguel, kasi malakas ang San Miguel, di ba? Oo nga, malakas pa sila nun eh. Uh-huh. Magagaling lang sa crunch lang. So, natingin ko kasi yun. Laro, laro mong pamposte, bros kong poste, bagay sa Anyeho yun eh. Diba? Hindi ka ba kinausap ng coach Jho para sa Anyeho? Hindi, kasi God, siyempre, drafting, diba? Ilan siya ako nung... Quatro sila eh. Kinausap niya ako nung yung magdi-disband na nga yung Presto. Yung pili na Santa Lucia. Bong, baka gusto mo dito sa amin. Sabi ko, Coach, mayroon pa akong live contract. Inabsorb, no? So, inabsorb ng SLR. Absorb ng Santa Lucia. Yeah. Ang may live contract nun ako, si Berhel Meneses, si Jerez Plana, Saldier Lubit, saka si Apetaw. Apetaw. So kami yung lima. Si Alan yung ano, hindi sila nagkasundo, tinrade sa ano,
sa si sa Alan napunta San Miguel, Team Rachel sa San Miguel. Kami napunta sa Santa Lucia, na-absorb kami ng Santa Lucia. Right, right, right. Kailangan ko nalabas tong comment na to, no, ni Nancy Hawkins. Kayo, ano mo to? Ano mo to? Paratong kausap yan. Nahalata ang mga edad ng buong panel kasi pati branch ng Chris pa alam. Nakuwento lang sa akin, nakuwento lang sa akin ni Jay at ni Noel yan, ma'am. Ako po nagtanong, ma'am. Ako po nagtanong, hindi ko kasi alam. Alam niyo si Nancy, nung pandemic parati kaming ano niya kasi niyayaya ko si pandemic pa lang nililigawan ko ng ano mag-guest si Bong. Sabi ni Nancy, mahihain yan eh, hindi naman mag-guest siya. Ayan, ayan. Ayun, so salamat later, again. 3 years later. Na, ayan na. Nakulit ko si Bong. Nakulitan sa akin. So Prefto, yun, nandun ka sa Prefto, pumasok ko sa team na yun. Okay naman yung laro mo doon, but eventually nga, after just 2 years, although nag-champion ka na agad, di ba? Nung rookie ka pa lang, nag-champion na agad ang Prefto. Right? Di ba? 90 ang Prefto. 90 nga pala. Okay. So 2 years ka lang doon, sayang ano, sayang din eh. Okay ka ba doon? Would you have wanted na tuloy-tuloy ang Presto noon? Oo. Okay. Okay, okay sa anong Presto, malakas naman yung team namin. Andun, yung merong mixture ng veterans tsaka ng... Correct. Ng diba? Young ones. Nandun, pagdating ko, nandun si Arnie, si Kuya Abe, Arnie Tuadres, Abe King, Padim Israel, Onche de la Cruz. Oo, di ba? Willie. Takas ka. Wala na si Willie. Pero noong time na yon, Bong, kasi yung time na yon pumasok na rin si Berhel, di ba? Pero noong 1992 pinalitan din si Coach Jimmy ni Coach Tommy Manotop, no? Anong difference nung nakita mo sa coaching philosophy ng dalawang coaches na yon? Iba yung style nila, di ba? Medyo si Coach Jimmy old school. Eh. Mm-hmm. Si ano medyo scientific si, na. Oo, ano na eh. Yun nga yung kaya naman sa tingin ko ha, yung opinion ko noon, kaya naman pinalitan si Coach Jimmy. Parang yun yung last hurrah ni ano eh ni kasi parang ngayon nga yun nga parang siguro nararamdaman na nung si ano pa noon si Mr. Gotaw, di ba yung manager. Mm-hmm. Mm-hmm. Parang yun nga na binigyan yata siya ng parang ultimatum na ano, kasi hindi puro talo tapos medyo masama yung ano parang gusto nang bitawan ng yung Presto nung higher ups. Mm-hmm. So yun yung ano niya na pinalitan ano pinuha niya si Coach Tommy para baka di ba baka magbago yung EF. Mm-hmm. Right. Unfortunately wala eh. Hindi ano kasi puro nga, hindi rin kami na ano kasi minsan yung maganda na yung tinatakbo namin may injured na key players. So hindi yun nalagan. So yun ay yung talagang huli. Si Coach Tommy, okay rin ako coach kasi ano eh yung kahit ano nagbibigay siya sarili niyang bonus eh. Okay. Okay yun. Okay talaga yun. Ano? Sabi niya, oh, pagka 10 rebounds, may 1,000 pesos. Di ba? Kaya si Cadel Busqueda, eh, shoot, libre-libre na, shoot na, minimintis para ma-rebound. Ganun ba? Ganun ba si Cadel? Okay. Nag-start padding, start padding. Tapos may very, ano, very health, ano, health conscious eh. Yung pagkain niya talaga, ano, may parang nag-vegetarian na siya noon or something. Tapos galit siya sa player pag nakikita niya minimum soft drinks. Okay. Ah, talaga? Wow. Oo, sabi niya, makita ang umiinom ng beer, wag lang soft drinks. Parang may isang player siya sila, beer, nakita niya minimum soft drinks. Tuntua naman ako, sabi ko, okay yun ah. Okay. Basta pwede yung beer. Basta pwede pala yung beer, hindi soft drinks. Ano? Nakakatawa yun ah. Alam ko parang si Berhel yung nakita niya na sinabihan niya. We know soft drinks up. Tapos yung practice, di ba? Merienda. Okay. Beer na lang tama yun. Pero wala kang nagawa nga because na-absorb ka yung contract mo nga ng Santa Lucia. So you ended up with Santa Lucia. Pero sandali-sandali ka lang sa Santa Lucia, ano Bong? Months lang di ba? One conference lang. Pumasok kami ng
semis kagad dun. Mm-hmm. Kaya kalaban namin San Miguel. Nanalo kami ng one game, tapos talo na kami the rest. Parang best of five yata yun. Mm-hmm. That's right. That's Santa Lucia team, no? Sila, tapos after noon, yun, na-trade ako sa Alaska. Mm-hmm. Tapos si Berhel at si Saldi naman na-trade sa Swift. Swift, yeah. Swift. Oo. Ang naiwan si Jerry. Jerry Esplana at saka Esplana. Si Apet Haulang doon sa Santa Lucia. Mm. So, one conference lang. Okay naman din. Not canson naman yun, di ba? Not canson. Oo, oh, not canson. Doon ako unang nakapaglaro na 48 minutes eh. Okay, oh. Binabad ka, ha? Mm-hmm. Babad na babad. Nanalo kayo? Oo, oh, panalo kami. Panalo. Parang di sayang yung 48 minutes, di ba? Oo, oh, di sayang. That's right. Oo. Oh. Pero sa Alaska, siyempre, yung Alaska, nung pumasok ka, Bong, medyo paano pa lang sila noon eh, na inaaral pa lang yung mga bagong sistema noong time na yun. Kamusta naman yung pagpasok, paglipat mo sa Alaska, yung mga unang panahon doon? Pagpasok ko sa Alaska, ano pa eh, hindi naman losing team, pero nasa baba eh. Yeah, diba? Yeah. Unang pagpasok ko, second conference yun eh. Mm. Tapos, kapasok kami sa semis. Nung dati pa ang ano pa lang semis, parang hindi pa playoffs noon yung 'di ba yung pa, merong kasi 8 teams, 'di ba? Mm. Tapos yung 5 teams ang mag-a-advance sa semis. Carry over may yung standings mo nung elimination. Mm. Tapos yung 1 and 2 doon sa double round robin yung ano, so bali 8 games. Mm-hmm. Sa ano pag na yung 1 and 2 yung maglalaban sa finals. Tapos yung kung maka 5 out of 8 ka, meron kang ano, incentive para playoffs doon sa set. Ano. So hindi alam, ang baba, ang layo kasi nung aabuli namin, panlima yata kami ng semi. So wala, hindi kami rin pumasok. Tapos third conference naman, wala, totally na-eliminate kami dahil na-injured si Chan. So yung una medyo losing, ano, ganun pa rin pala. Ay, nalipat ako. Yun, doon na nagsimula. Yung that year, yung following year, nakuha namin si Johnny. Coach. Hindi, wala pa. Wala si Johnny nandun na pagdating. Na. Nandun na si Johnny. 93. Nandun na si Johnny. Coach win nyo, nakuha nyo. Diba? Si after. Coach, tsaka si Merwin Castelo. Yes. So, tsaka si Jumbo. Jumbo, simula. Mm-hmm. Oh. Tapos doon na kami nagsimula, nag-tour kami sa Visayas noon, exhibition game, marketing. So doon na ano yung chemistry ng team, nadagdagan ng piyesa. Mm. Ayun, tapos nung panahon na mayroon pang pre-season sa Guam, 4 teams ng PBA, may mm-hmm. tournament doon. Tapos nag-champion kami doon. So yun na yung simula nung paganda na ng paganda. Tapos hindi pa kami full triangle. Unti-unti lang pinapasok pa ni team yung triangle. Hindi pa talaga kami triangle. Konti-konti lang. Hindi yung katulad nung 96 na talagang triangle na all the way. Gano'ng kahirap aralin yung triangle, Bong? Kasi ang daming parang dilipat, lumipat si Tim Cohn sa BMEG. Gusto na daw magpa-trade ni Mark Pingris kasi hindi niya daw maintindihan yung triangle na yan. Pero para sa inyo, gano'ng katagal yung bago na master o na-aral? Nagsimula nga kami puro talo. Eh, diba? Nung inu-introduce niya yun, hindi naman kami nananalo. So, ano lang, talagang natsaga lang. Matagal din namin natutal. Tapos tamang-tama, yung nung pinasok niya, yung unti-unti, so medyo nakaka-adjust kami, di ba? Mahirap talaga kasi yung triangle, ano eh, read and react na offense eh. So walang, kumbaga hindi katulad ng set place na alam mo na kung, oh ito, iscreen ka rito, tapos poposti ka, ganun, tapos sa'yo mapupunta yung ball. Yung triangle, depende sa ano eh, kung sa mo pinasa ka, di ba? Iba yung option. Pag dito mo pinasa, iba naman yung option. So,
Kaya medyo mahirap kasi kailangan mong basahin. Pero Bong, there was a time kasi sabi nga ni Tim Cone mismo na bunti ka na sumuko si Wilfred Duiteng so kay Tim Cone because yun nga, medyo masama yung laro ng Alaska nung time na hindi ma-implement na maayos yung triangle. Was there ever time ikaw rin mismo gusto mo na sumuko? Lipat yun na lang ako sa ibang team kasi hindi ko maintindihan yung triangle to. Ang hirap. Hindi. Ako hindi ko naman lalo. Naintindihan ko eh. Ah, okay. Okay. Yun ang iba. Oo. Kasi gusto ko nga rin nga dahil wala siyang ano yun, di ba, yung hindi set in stone eh. Yeah. Kumbaga, yeah. Diba, may sakang set play na bibigay mo kay Jolas yung bola. Alam mo lang talagang dun, di ba? Eh, paano kung na-deny? Wala na, di ba? Tigil na yung play. Yung triangle, continuous eh. Kung ma-deny man to, mayroong ibang option. So, mas gusto ko dahil lahat, tsaka lahat involved. Yung maganda doon sa triangle, lahat nakakawak ng bola. Kahit hindi ikaw titira, but malaking bagay na yung yung makahawak ka ng bola, na involved ka eh, di ba? Di ba nga nung una sabi ni Jolas, parang ayaw niya yung triangle kasi nawawala nga sa kanya yung bola? Oo. Kasi nung pagdating ko, yung pagsete, pag sinabi, may mga play si Jolas na talagang pagkatapos, i-screen kami, tapos isolation na sa kanya. Pero hindi lang. Gano'ng kagaling yung Johnny Abarrientos nung bumasok ka, nung batang-bata pa yung Johnny Abarrientos? Galing. Crispa pa lang si Johnny. Wala nang makapigil doon. Sobrang. Kasi sa PBA kasi, di ba? Ibang klase na siya eh. Tapos yung sinabi mo, malaking piyesa yung Pochuino nung pumasok. Bakit siya naging malaking piyesa na triangle? Kasi ano eh, magaling siya magpasa, si Poch. Magaling siya magpasa. Tsaka, yun nga, naiintindihan niya rin. Hindi importante. Nung bata tapos yun nga, nung panahon na yun, si Alex Araneta talaga yung sentro namin. Yeah. Yung laging na-injured. Injury prone si Alex. Nung, after nung lalo nung na-ACL siya, dami na sumakit yung likod. So, hindi na ganun ka, hindi kami makarelay sa kanya ng ano. Kaya tamang-tama yung pagdating ni Poch. Dahil meron kaming isang big na ano, saka si Chris Bolado. Nung college ka na nakakalabo mo si Kilban, tapos eventually naging kakampi mo si Johnny Abarrientos. Marami nagsasabi na may malaki ang anong comparison mo doon sa dalawang 'yon? Eugene Kilban, Johnny Abarrientos. Parehong magaling, parehong tingin ko yung panahon na 'yon, sila yung dalawang best point guard. Mas labang lang si Johnny dahil sa mas mabilis. Mas maliksi. Di ba? Ang daming alam na tira. Eugene is more of talagang ano, yung point guard na point talaga. Yeah. Distributor. Mag-distributor. Okay. Pero nakaka-score din naman. Yeah. Pero malayos yung offensive skills. Mas may tira si Johnny. Mas yung opensa ni Johnny. Tsaka mas magaling na dumipensa si Johnny. Okay. Pakatuwa itong picture na to. Kita mo yung si Rene Hawkins. Akala mo siya team manager ng Alaska eh. Ano to? Medyo later na to eh. Mga 1990. Andyan si Kenneth. Andyan si Kenneth. Si Kenneth na. Tsaka si Rodney. Andyan na. Si Brian Punsalan. Later on na to. Later on 97, na. 97, kung hindi 97. 97, 98. Kasi Mang June na dyan pa rin. Gary Valenciano, nandyan. Gary Valenciano. Nakasilip na naman. Saka si Tom Urbano, the legend. Si Mang June. Sorry, Mang June tuloy. 97 nga to, kasi 98 nga pala. Okay. Yung Centennial team. Yes, correct. Correct. 97 ito. Nandiyan siya. 97. Kaya siguro 4 nga, 4. Yung totoong team manager na Alaska, yan po yung nasa baba, si Wattie. apat na commissioner's cup. Four commissioners. Kasi diba, parang governors yung unang champion nung wala pa ako. Si Chan Chambers eh. Tapos yung pangalawa, yung 94, 95, tapos 97. 96. Sino yung nasa likod na walang team? Si Punsalan ba yan? Si Punsalan yan, yung walang jersey.
Bryant, si Bryant. Si Mike Kala Otto. Si Donaliado. Michael Otto. Asan si Otto dyan? Michael Otto. Kenneth, ni Rodney. Yes. Oh, yeah. Michael Otto. Yes, si Jack Tanuan. Eh, si Johnny nga, baliktad na yung jersey. Tinanong yung jersey ni Johnny, baliktad na eh. Sinuta lang ulit eh. Hindi kiba pa, nandiyan si, pa rin. Late kasi pumasok si Tony Lu, kaya ano, nakaubad na yung kasalanan pa ni Tony Lu ngayon niya. Ayaw niya kasi nababasa. Ayaw kasi ni Tony Lu babasa. So, inintay niya muna matapos yung ganon, saka siya pumasok. Diba? Daming ano, dito si Coach Arik ba yan? Yung nasa ano, harap ni Poch? Si Coach Arik yan, ano? Coach Arik ba yan? Sa harap ni Poch. Arik. Ang yan ang unang nag-recruit sa akin. Yan ang, ako yung unang recruit niya. Oo. Sa basketball. Kinuha ka niya. Yeah, Roel Gomez, Kevin Ramos. Si Roel ang guest namin last week, Bong. Napag-usapan ka rin namin, siyempre. Siyempre, hope ng iba na makuha namin si Johnny A. Pero wala pa muna. Busy pa. Pero tatapos na yung PBA. So baka pwede na si Coach Johnny soon. Anyway, let's move to the next photo, Carly, please. Maraming ganyan eh, championship photos ng Alaska, no? Especially during that time. Sunod-sunod. Ito, so, nabanggit mo kanina, Bong, na siyempre, you like players na team-oriented. Cesar, Bird, Magic. Pero siyempre, may individual aspect din ng basketball. Dito na parang alang ano, mythical five. First team, great players, patrimonyo, sabi mo, one of the best, Marlu, and then of course, tatlo kayong Alaska boys dito. Hindi lang yan, Diamond Awards, even as a defensive player, meron ka niyan. Anong nararamdaman mo when you get those individual awards, Bong? Siyempre, masaya, grateful, dahil yung effort mo, di ba, na susuklian kahit papaano. Mm-hmm. So, pero ang ano naman talaga is yung championship. Yung magkakaroon ka lang yan kung nananalo ka. So, kung lagi, di ba, kung nasa winning team ka, mas magkakaroon ka ng award dahil lagi kang nandun, di ba, mas ano yung statistics. So, yun yung pinaka-importante. Yung manalo ka muna. Tapos, di ba, darating yung mga awards pag nanalo ka, kasi pag nasa losing team ka, wala. Lagi ka eliminated, so kulang ang laro mo. Di ba? Yeah. So, kaya kami nagkaka-award dahil lagi kami nasa nanalo, lagi kami nasa finals. Matataas yung statistical points namin. Yung 96, Bong, nung medyo fully implemented na yung triangle katulad is napi mo. Nung nanalo kayo ng unang dalawang conference, yung kalaban nyo na Shell sa final, tingin nyo makakuha nyo yung Grand Slam o hindi nyo pinag-uusapan? Ayaw ni Tim pag-usapan namin dahil added pressure daw. So, wala. Hindi namin pinag-uusapan talaga. Kasi nga, tama, pag pinag-usapan mo, lalong magbibuild yung pressure, di ba? So, pero, pag yung kami lang, di ba? Siyempre, nandun ka na eh. Diba, kumbaga sa, puro. So, anong kwento nyo kung kayo-kayo lang? Kung wala si Coach Tim, anong kwento nyo? Pare, malapit na. Mga ganun ba? Oo, malapit na. Diba? Konting tiyaga na lang, ganun. Pero hindi naman talaga na topic na yung, yun nga, parang sabi nga ni Tim na kung pagdating doon, nandyan tayo, di subukan natin. Pero hindi tayo, diba, hindi natin papatayin yung sarili natin para correct ma, diba, para makamit yun. Kung nandiyan, kung pagdating ng nandiyan pa rin tayo, lalaban tayo yung finals. So, yun nalala nga, one game at a time. Kasi pag inisip mo kagad yun, diba, masyadong, yun nga yung pressure. Inisip mo kagad yun, dapat, Pero kung inisip mo lang every game, Bong, on the spot kita ha, 1996 32 conference, nag-finals kayo. Tapos, kung nung time na yon, nung nakita ninyo na ang Ginebra na magiging kalaban nyo sa finals, natuwa ba kayo o parang kinabahan kayo? Was there a team that you were afraid of na makalaban sa finals yung 96 Governor's Cup? Actually, wala. Ang ganun ka kayo kaya kumpiyansa?
Oh, sobrang kumpiyansa na yung kumpiyansa namin sa kahit sino. Mm-hmm. Sa akin, panahon na yun, kahit sino. Mm-hmm. Pero siyempre, mahirap kalaban ng Hinebra dahil pati crowd kalaban mo, hindi ba? Correct. Pero yun nga, hindi naman, hindi naman kami namibili ng kalaban. Mm-hmm. Sino yung, basta ang importante yung kami, yung kung ano yung gagawin namin. Siyempre, kailangan lalo muna kami para makaabot kami sa finals. Yeah, correct. So, yun yung pinoproblema namin. So, kung sino makalaban. Kasi nagpalit pang Hinebra nung game 4, ng import. Diba? From Fred Cofield to Derek Rocker yata, di ba? Yun lang yung tinalo ninyo. Yun lang yung tinalo ninyo, yung first game ng Rocker. Hindi, yun lang yung nanalo sila. Yun lang yung nanalo sila. Siyempre, hindi namin alam Medyo... Diba? Ang mahirap dahil bagong import. Wala scouting. Hindi namin alam ano laro nito. Correct. So, na-inspire yung Minebra dahil magaling. Uh-huh. Tapos kami, hindi namin alam paano namin siya mabantayan. So, looking back, 96, kayo yung pangatlong PBA franchise na nakakuha ng... pang-apat pala na PBA franchise na nakakuha ng Grand Slam. So, what was it like para sa iyo na maging part ng history ng PBA na kasama sa isang Grand Slam franchise? Ang sarap ng feeling, overwhelming kasi, di ba? Ang hirap gawin. Anong bago pa lang yun, sinasabi ka, natatandaan ko parang si Andy Howe, sinasabi niya na mahirap lang magka-Grand Slam nung panahon na yun dahil yung team is balanced. Well-balanced. So, maganda yung ano. So, sa tingin niya, nung panahon na yun, sabi niya nga na mahirap magkaroon na magka-Grand Slam na ulit dahil nga balansyado yung team nung panahon na yun. 90s di ba? Kita mo, malalakas yung Sweep, Sankey's, Shell, Foods. Malakas, Pure Foods. Ginebra, San Miguel. San Miguel, di ba? Oo, lalakas. So sabi nga, mahirap. Kaya ang sarap ng feeling na yung, di ba, na-achieve namin yun. Sarap lang feeling talaga dahil iba eh, di ba? Tsaka di lang 3 straight yun, 4 straight yun. Coming from 3rd Conference noong 95. Okay, ito yung team na dito, Bong, bakit naka-civilian ka lang? Injured ka? Nga, ito yung may ACL na ako. Okay. Ano, 98? Si Joey Loizaga, 98 yan. Tama. 98 or 99 siguro. 98 nga. Pati si Kevin Ramatel, na Achilles naman. Mm-hmm. Or Achilles. Kaya na kami naka-civilian kami dalawa. Oh, 90. Braulio Lim, 98 yan. Oh, 98 yeah, yan. Yeah. Si, Joey Valdez. Joe Val. Yeah. Pero itong 98, munti na rin pag-Grand Slam to, ha? Munti ka na rin to. Oo nga. Pwede sana, pero nation comes first. National team. Na-bad trip ka ba noon, Bong? Na nawala kayo ng Grand Slam dahil... Hindi naman. Kasi siyempre, iba yung, di ba, alam na naman namin noon na talagang pagdating ng third conference. Di ba? Dihado na. Nasa national team. Kayo, conference, nagpa-practice na kami noon. Nice. Yung, para sa national team, every Monday. Simula pa lang. So, alam na namin na talagang hanggang second conference lang kami na apat kami noon, ako si Johnny, si Jolas, si Jho Jho, diba? Tsaka si Kenneth. Tapos si team ang coach. Shout out lang sa mga ex-pro na nanonood, Aldo Perez, of course, as usual, si Eto Globo, Aldo, kasama kami kagabi. So alam niya na ikaw yung guest today. Nanonood yan palagi. Of course, Eto Globo is also watching. And then, of course, former UE player, Rino Magsalin, nanonood din ngayon. Diba? Salamat sa inyong lahat.
Well, that's a, this is a photo from 98. So, yun na nga, 25th season of PBA noon, they named the 25 greatest players. Of course, Jolas was one of them. Speaking of those greatest players issue na yan, Bong, marami nagsasabi na dapat nasa 40 greatest players ka ng PBA 8 years dapat. Ago, no? Dapat talaga. Feeling mo ba na dapat kasama ka doon o hindi mo naiisip yun? Ewan. Hindi ko naman iniisip kasi una sabi nga sa akin kasi naka-apekto yata sa akin yung nag-hold out ako nun sa FedEx. Mm-hmm. Diba? Yung problema. Okay. Yeah. So parang ginawang issue yun, kumbaga ba? Ginawang issue? Oo. Siyempre, team. Diba? Okay. Okay lang. Pero if ever, no, 2 years from now, 50 greatest naman yung ibininim, malamang masasali ka na dyan, no? Kung hindi, maraming mga away talaga sa PBA. Isa na ako doon. Isa na ako doon. Tatanggapin mo naman. Actually, welcome mo naman. Okay lang, di ba? Sa kanila yun. Si Pongki, oh, Pongki. Yes, sir. Yes, si Pongki. Si Pongki. Kasama kami sa Saudi dyan. Talaga? Garo kami. Ito na lang tanong, Bong. Una, mamaya ako pa sa nire-reserva to, pero sige, tanong ko na ngayon. Kung hindi ikaw, sino dapat yung karapat-dapat na dati pa nailagay sa ano sa greatest 40 players, greatest. Kahit sa 40, sa 40 greatest. Kung hindi ikaw, sino dapat yung na-snub na, pero feeling mo, dapat dati pa to nandito, ha? Elson, sa ito. Yun. Abby King. Yun. Arlie Tuadles. Pare-pareho tayong lahat. Pare-pareho tayong lahat. Agree. Pare-pareho tayong listahan. Yun talaga yung mga yun, eh, no? Si Olsen, si Jeff. Ang hirap ba ni Elson, di ba? Dami, no? Sobrang grabe yung pinahisaw sa pinakamahirap. Paano binabantay si Nelson? Paano binabantay? Kasi may loob labas si Nelson, eh. Paano binabantay si Nelson? Si Nelson, ano eh, dapat hindi makabuelo. Pag pinabuelo mo, wala na, dead ka na. So, umpisa pa lang, talaga dapat nakadikit ka na sa kanya. Huwag mo siyang pahalim na makabuelo siya. Deny. Tapos pag hawak niya yung bola, nakaganong ka na kagad sa kanya. Kasi once na nakabuelo siya, wala na. Wala ka na magagawa eh. Mm-hmm. Anong pwesto na paa mo kapag ganyan? Iniuna ko yung kaliwa. Okay. Para doon siya pumunta sa, ano, first sa kaliwa step, din niya. Okay. Kaya lang kailangan mo siyang, yun yung key eh, huwag mo siyang pabweluhin. Dahil pag pinabwelo mo, wala talagang ano. Eh, si Patrimonyo, paano mo, ano, pinapatihan sa poste yun? Si Alvin naman, labanan mo sa posisyon kasi gustong-gusto ni Alvin, makakatanggap siya doon sa sweet spot niya. So, yun pa lang, depensahan mo na para hindi siya makatanggap doon. Kung di ba nag talagang papapautin mo siya, palagapin mo siya, huwag sa sweet spot niya. Kapag nakatanggap siya doon, wala. So either papaul ka na lang o di ba mapapaul counted pa. Tsaka mas mahirap dumating yung help. Eh. Kasi pag nandun niya sa sweet spot niya, wala kahit hindi na siya mag-dribble or one dribble. Yeah, yeah. Before we take our short halftime break, no, for sa time capsule natin, may one question lang. Hindi natin natanong kanina eh. Nung rookie ka sa Presto 1991, sinong unang veteranong nag-welcome sa'yo? Welcome to the PBA, Mr. Hawkins. Sabay binanata. Boom! Tapos binigyan ka. Si teammate ko ba o ano? May teammate pa pala. Sa official game. Sa game, kalaban. Sinong batang to? Bigyan ko nga to ng isa. Sinong unang tumesting sa'yo? Si Papa Mon, Mon Fernandez. Papa Mon din. Hindi siya mo, Mr. Fernandez. Dumadrive na ganyan. Binig. Ang tulis ng siko. Sinamaan ako dito sa may hip. Namaga eh. Maga talaga. Dalawang araw kong hindi nakapractice, hindi ko mailakad. Another one. Dapat tinatali namin yan eh. Ikaw pa foul. Sakit doon, ako pa foul. Double ano ka, double mamami. Wise talaga eh, no? Grabe talaga si Don Ramon, ano? Oh, kasi usually answer yung answer niyan, ano, Bong, si Jho o si Mon. Oh, either Jho o si Fernandez. Minsan pumapangatlo yung on si De La Cruz, pero ibang story naman yun.
si Onji, oo. Sumakasin sa practice. Baka sa practice, kasi madalas sila. Kaaway nyo, si taga-away sila ni Jerry Esplana, tsaka ni Apet. kasi kahit practice, eh, talagang grabe. Binabalatan ni Onji. Si Apet pa naman, napaka-finest player nun. Bibigyan ni Onji, talagang mag-away. Ito maganda, may magandang comment ni Edmond Villanueva. Tinan mo, pati siko ni Papa mo, may utak. Patalino rin, alam niya kung saan tatamaan. Baldado talaga yung kalaban. Oo, talagang ano, mag baga yung ano ko, dalawang araw ko din nakalakad. Hindi mo napansin. hindi mo napansin na paano kanya sinito. Masakit talaga. Oo, naramdaman ko. Pero syempre, pagbataas yung adrenaline mo, di ba? Oh, tuloy pa rin yung laro. Eh, pag uwi ko, eto na. Unti-unti. Pag di siya mo kinabukasan, wala na talagang. pag nililipat mo mula brake hanggang to accelerator, doon mo nararamdaman kasi inaangat mo si pa mo. Sakit na doon. Lalo pag may konting timeout, no? Lalabas yung sakit mga magana. Anyway, so that's the end of our first half of the time capsule. And then we remind everyone that we are part of the Globally Balling Network and we are in the Spotify page of our channel of Globally Balling. So send us some love. 5-star rating, please, on Spotify if you listen to us there on Spotify. Tapos become our monthly supporter for $4.99 or 250 pesos. Help us out. Be recognized on our future episodes. We will love you forever. Globally Ball in Southeast Asia is the page on Facebook you need to follow for tidbits of all the shows on the Globally Ball in Network. Yan na ba yun? Time capsule will continue. We are still brought to this is still brought to us by Fitbit. Helps everyone in the world get healthier, from counting your steps to giving personalized insights on your heart rate and sleep patterns. Log your exercise and access great tools and content on the Fitbit Premium, all on the Fitbit platform. Check out the line of products on Fitbit.com. Feel the power. Next photo, please, Miss Carla. Ayan. Ito, nahanap namin na photo. Naghanap kami ng photo. So, after your Alaska career, no, hanggang 2000 muna, yung unang stint mo sa Alaska, nalipat ka sa, yan, sa team na yan, Tanduay. Practice game ito eh. UE ang kalaban nyo rito. Sila Paul Artadi. Oh. Hindi ko lang kung nandiyan si James Yap. Pero andiyan kayo. So, Tanduay, Bonel Balingit, Dindo Pumare, ang kasama mo, Jeff Cariaso. Andiyan ka sa tabi ni Bonel, Saldi Rialubit is with you. Nakalimutan ko na nagtanduay si Saldi Rialubit. Oo nga, no? Okay. Diba? Pero nandiyan siya, diba? So, yung paglipat sa Tanduay, paano nangyari yon? Paglipat sa Tanduay after all those years in Alaska, Bong? Eh, yun nga, ano, parang after nung 2000, parang gusto lang ano, parang mag-rebuild ganun siguro ang ano nila, gusto nila mas bata, medyo ano. So hindi lang naman ako nawala sa Alaska, sabay kami si Johnny tsaka si Coach napunta ng Papo. Itong year na to. So ang naiwan na lang talaga nun sa Alaska is si sa original, wala na. Si Dickie Bachman na lang. Tapos si ano niya, naiwan nun si Kenneth na, dahil si Kenneth nga yung upcoming star. Tapos, di ba, mahaba yung kontrata niya. So, siguro, yun din yung isa na kaya kami na-trade, dahil siguro, alam mo, hindi ba, Alaska, hindi naman sila talagang kung ano yung salary cap, dun sila eh. Yun lang talaga yung ano nila. So, correct. So, siguro, kung nandun kami, hindi kakayanin. No, nagpasukan yung mga Don Aliado, Alipig. Na-trade si Bong dito for a draft pick. Nakikita ko si Arnold Booker. I see Arnold Booker, Ronald Tubid. Yan yung mga UE, up and coming yung mga yan. Siyempre. But of course, grabe, Noli nga was there, no? Si Noli Luxin. Noli. Yeah. Si Jason Webb. Oo nga. Ano si Webb? Kapte naman sa tuwa yun eh, Naka si Gillian yata, si Jason di yata siya naglaro rin. Alan Yu, Winnie Arboleda. Since na-mention Charlie, since na-mention si Noli, somebody's asking this question also sa ano, no? How was, kumusta yung match-up ninyo ni Noli? You had a lot of storied rivalries with Noli Luxin, no? Ano naman kaibahan niya kay Alvin tsaka Nelson? Ano eh? Grabe si Noli yung athletic ability niya para dun sa size niya. Yung di ba bulky siya pero grabe ang bilis, tapos ang lakas tumalon. Tapos ano, ang grabe yung ano, yung strength, upper body strength din niya, yung malakas na tumalon, ano pa. Ang paano ang, naman ano, alam, medyo di ba, ha?
Paano mo siya hirap, mahirap. Yung ngayon, ang hirap bantayan talaga. May side to side si Noli na mabilis eh. Oh, diba? Lalo pag yung Austria Knuts, biglang i-spin. Oo, oh, may mabilis siyang kilos na gano'n eh. Papapaul, kung ano mo eh, papaulin mo na lang. O sa lapad na lang, hinabal mo, babangga ka eh. Oo. Oh. Yun nga lang, ayun, medyo, si Noli kasi medyo hindi ano yung perimeter shooting niya, hindi consistent. Sino pinakamahirap bantayan? Bong, defensive player ka rin, nag-defensive team ka rin at one time. Who's the hardest to guard for you? Alvin, Nelson. Alvin, Nelson, halos pare-pareho eh. Noli, okay. Benji. Okay. So, Benjamin. Binabantayan ko rin dati. Yun na nga eh, kasi ganun kaya, yung range mo. Yung range mo from big man, from 5 to... Pati Bobby three, Parks, siguro. Binabantayan yan. 5-3 ang binabantayan ni... Import. Import, siyempre. Yung Bobby Parks, gano'ng kahirap, ano, hirap bantayan? Grabe rin yun. Sobrang galing. Diba? Outside, so inside, tapos kahit na saktan mo, hindi nagagalit eh. Ganun pa rin yung laro niya, hindi napipikon. Maklase yung Bobby Parks talaga. Oh. One of the best ever yun. Talaga, totoo yan. Sa tingin ko. Wow. Si Bong, pag magsalita si Bong, kala mo hindi magaling magdepensa eh, no? Puring-puring niya yung offensive player, pero alam naman natin, kinakaya niya. Oo. Nga. That's right. Okay. Two-way player na, two-way player. And then, ito, bumalitarin ko yung tanong. Sino naman, kanino ka hirap pag nasa offensa ka? Kanino ka naman hirap? Sino kumakandado sa'yo pag kumu-offensa ka? Sa panahon namin, si Jerry, di ba? Sa mga kapwesto mo sa 4, sinong hirap ka kay ano? Pag umuopensa ka, alam mong ito, babate mo, kailangan special yung gagawin mo. Sa mga 4. Sa mga 4, ano, di ba si ano, Chris Jackson. Yes. I was waiting for that. Yung part na yun, no? Tapos, sino po? Matanda. Wala masyado. Jackson lang talaga. Tama, Jackson lang talaga. Quattro, no? Kaya-kaya mo kasi yun eh. Pag mga sentro, siyempre, mas hirap lang. Mas malalaki sila eh. Mga SP. Ayun yan nga, yung nagbabantay sa akin. Si Marlo, binabantay ako ni Marlo. Ayun nga, talagang malaki talaga isa. Kasi pag nagsapay si Marlo tsaka si EJ yung 5, di si Marlo yung 4. Correct. May nag-mention sa comments, si Yoyo Villamin, nabantayan ka. Yun, isa pa yun, Yoyo. Yoyo. Sabi rin Jess Lani, kay Villamin hirap siya. Oo, pero si Yoyo. Bakit? Kaya lang, siyempre, nung mga bandang later part na, medyo, di ba, may ano rin si Yoyo sa tuhod. Yes. Balot-balot yung tuhod ni Yoyo doon sa dulo eh. Sabihin pa yung labanan sa poste, ang hirap kalaban. Si Abby King, nung teammate mo, hirap ka sa defense, ha? Yung binabantay ka sa practice? Oo. Yung isa sa mga inano ko sa defense, yung si Abby. Sige, paano? Yung ginaya ko na... Yung, okay. Ano, kasi nagpo-pointers din siya sa akin nung magkasama kami. Abby, paano ba kung ganito? Ganito? Galing yung defense sa poste. Ganito. Oo, ang galing talaga. Ako bang pistuhan lang niya, kailangan, ano, ganito, ganito. Saka lakas din siya. Isa pa nalalaw kay Bong Hawkins yung naglalaro siya sa Alaska. Ang ganda ng timing mo mamigay ng pick. Pag titira si Johnny, wala makakalapit kay Johnny kasi nabigyan mo na ng magandang pick. Eh. Ano ba? Paano bang yung art form mo sa pagbigay ng pick? Para paano mo nakuha yung timing na yun? Mas lalo na yung mga iba tira ni Jonas, iba tira ni Johnny. So paano mo makuha yung timing ng pag-set ng tamang pick? Kailangan, ano eh, kasi yung hindi aware yung, di ba, yung may element of surprise. Mm-hmm. Pipikan mo, hindi niya alam na, di ba, darating ka. Key. So, kailangan medyo ano siya eh, patalaga. Kasi kung alam niya na darating ka, iiwasan ka na eh, di ba? Correct. So, kailangan may, ano yung timing mo na hindi niya talaga ina-anticipate, hindi niya ma-anticipate na nandun ka. Pati si Poch Winyo, gumaling sa perimeter dahil sa pick mo. Kaya, di ba? Talaga sa pool. Pati kasi Poch Winyo, gumaling sa perimeter dahil sa pick mo eh. Nakakatira na rin siya sa labas eh. Yeah, totoo yan. Totoo yan, that's right. Oh.
Yeah. Pero one year ka lang sa Tanduay, no? One year ka lang sa Tanduay, Bong, no? Then nga, nagka-problem no? Along the way. Nabanggit mo na rin kanina. One year kasi nag-disband nawala yung Tanduay. After, di ba? Ano nga ng PTX. Doon ako nagka-problema nung PTX. That's right. Ano exactly so, nangyari doon? Eh, what ano ang pwede mo ikwento sa amin doon? Oh, tapos na naman 'yun. Ay, yung ano contract dispute eh. Kumbaga parang pinipilit nila na 1 year na lang yung kontrata ko. Pero sa UPC kasi, meron pa akong 3 years. So doon nagkaroon ng ano. Hindi nila buy out, pwede naman i-buy out 'yun eh. Hindi nga nung lately na lang nakipaglaban sila. Kasi nung yung 1 year, sige, sumisweldo ko. After yung 1 year, tumigil na silang, sweldo. Oo, tapos doon na nga yung nagkaroon ng, sa board. Umabot na sa board yung kaso. So, nagkabutuhan, panalo ko dahil, siyempre, UPC, yun yung, Oo. So, yun, doon ako na-buy out, na kaya napunta ako sa Cope. I see. Okay. So actually, pero umabot pa sa kaso, hindi automatic. Days, tinawagan ako ni Chot. Sabi niya, Bong, kinakusap ko na si ganito, nakausap ko si Vito Alvarez, ganito, ayusin niyo na, tapos dito ka na sa, sa akin, sa ako, maglaro ka, sama mo uli si Johnny, tsaka si Poch, tsaka si, Poch. Si Jeff. Jeff. Sabi ko, sige ko, sana maayos. Ayun, mabuti nga, naayos. So, never kayo nakalaro sa FedEx talaga? Ako, hindi. Never. Kahit uniforme, hindi kayo nabigyan? Hindi. Okay. Okay, interesting. Kasi nga, Okay. malaking gulo na eh. Yeah. Kasi, yeah. Nasa news ka noon. Nasa news ka noong mga panahon na yun. Dalawa sila. Si JB yata yun. Si JB before me. Oh, yeah. Si JB, sa Tanduay siya na yung problema niya talaga. Nagka-problema siya problema. Okay. Sa akin, ang laging problema ko na kasi dahil wala na yung Tanduay, di ba? Nabili na lang FedEx. Ng FedEx. Mm-hmm. So, doon napunta yung problema. Ako, Bong, atras lang ako ng konti sa Centennial Team, di ba? Kasama ka sa Centennial Team, kaya lang, na-injure ka nga. So, anong pakiramdam nung alam mong baka ka lang National Team, doon ka na eh. Pero biglang hindi natuloy. Anong pakiramdam nun? Frustrated talaga ako. Sobrang frustrating yun. Sobrang gusto kong maglaro. Kasi alam ko, may ACL na ako eh. So, nagtanong ako sa mga... Kasi alam ko, nung panahon na yun sila, Yoyoy, kahit na yung ACL niya, nakakapaglaro pa siya eh. So, yun nga, sabi ni Tim, subukan mo, di ba? Ako sa mga doktor, pwede naman, kaya lang palakasin mo yung hamstring mo. Yun yung pinaka-importante. So, yun, rehab, training ako ulit. Kaya lang, isang point, bumigay. Sa practice, nag-drill ako. Yan, Bong. Yung talagang, alam mo yung tuhod mo, naramdaman mo na, gumanon. Tapos, ang sakit. Tapos, nabaga ka agad. Nalala ko kasi yung time din na yun. Nalala ko yung time na yun. Bong, nagkwentuhan pa tayo noon eh. Nung time na yun, hindi ko lang maalala mo. Sabi mo, 70% tear. Hindi pa siya 100%. Yung nagkwento mo sa akin. Pag 100%, kailangan mo na power. Pero 70, pwede mo pa ilaro. So, inisip ko, baka pangapaglaro ka pa. Actually, so, sa practice pala bumigay. Actually, kahit na 100% pwede mo pa rin namang ilaro. Kung hindi, kung di ba yung laro-larong lang. Kung weekend warrior ka lang, pwede. Pero kung di ba, iba yung laro ng pro, di ba? Sobrang intense eh. Tapos kung malakas nga yung legs mo, kayang protektahan. Ang problema, pag napagod ka na. Kasi pag napagod ka, mapapagod na yung muscles mo, hindi na siya makakapag. So, yun yung bumigay. Nung gumanon, wala. Nung naramdaman ko yun, sabi ko, wala na, give up na ako. Talagang, So, nag-decide na ako na magpa-surgery na. Sumama ka pa rin ba sa Bangkok doon? Sumama ka pa rin sa Bangkok? Hindi na. Kasi nag-rehab na ako. Wala lang. So, hindi nabalita mo na lang yung drama na nangyari doon sa Bangkok. Yung nag-away si Jolas sa Sasi Coach Team. Nabalita mo na lang.
Lagi naman nag-aaway yung dalawang yun. Yung nangyari sa Bangkok, iba yung, nangyari sa Bangkok. Ano klaseng away? Sige nga, behind the scenes to. Alam mo, ito eh, unang championship namin. Natandaan ko yun. First game one. Di, parang, ganun yung laban eh. So, nagbig, ano si team ng play. Opensa. Seconds to go eh. Hindi sinunod ni Jolas. Di pagdating sa dagat, kalit-agalit siya kay Jojo. Brian, yung playing mayroon ganyan. Tapos si Jolas, kinuha yung bag, umuwi. Inahabol ni Tiba. Inahabol niya ang kalabas. Sabi ko, naitaas na to. Sabi ko, okay lang yan. Sabi ni Johnny, pare, ano yun? Sige, okay lang yan. Sabi ko, wala yan. Basta next game, ano tayo. Wala naman. After, kinabukasan. Okay na ulit. Pero nabalita mo yung nangyari sa Bangkok? Yung nag-away sila? Hindi. Mo na akala ko na ako. Kasi di ba nga yung nag-ano, yung parang nagreklamo si Jolas, ba't mo pa ako sinama rito? Dapat mag-grand slam na tayo, sinama mo ulit, hindi mo rin ako gagamitin. May gano'n na silang alitan doon. Pati to a point na pati sila Johnny, ano na, umaano na, na nag-intervene na sila Johnny, sila Kenneth, nag-intervene na rin sila. Yun. So madalas din pala nag-aaway yung dalawa. Okay, sige. Eh kayo ni team, nag-aaway kayo? Hindi naman. Hindi naman ako kasi, ano eh. Malaban. Hindi naman. Sa coach, hindi. May isang time lang na sa practice sige. Na nagkaaluhan kami. Pero after noon, wala naman. Kinabukasan. Pero usually about what? About what? But anong pinagawa yan nyo? May play, gano'n, na hindi mo nagawa? Isang time na 10 players lang kami eksakto sa practice. Eh, puro ko lang kami talo. Si John Cardin, masakit yun siya, namimilipit. Pinipilit pa rin niya na pag-practice. Kasi pag wala na, hindi na kami makakabuo dahil magiging na. Sabi ko, tingnan mo nga ba't mo pinipilit? Waka naman. Hindi naman makina yan. Tapos yun, ano siya? Buwi siya. Dire-diretso siya nung nagsagot kami. Dire-diretso na siya sa baba. Dire-diretso na sa kotse, umuwi na. Tapos kinabukasan, nag-apologize sa akin dyan. Nag-apologize siya sa akin. Dami rin pala mga ganong ano, Alaska hindi, novela, no? Kulturo naman yata sa Alaska yun eh, na pwede talagang magsagutan eh. Tapos wala na after eh, di ba? Parang ganun yata sa team eh. Maganda eh. Sa akin, sa tingin ko, healthy yun naman yung ganun. Yeah. Eh, kayo ni Jojo. Yung talagang magiging personal. Diba? Yeah. Kayo ni Jojo. Yung personal. Kayo ni Jojo, nagbanggaan na rin kayo? Hindi naman. Hindi. Amen. Okay. Yung Grand Slam yun, 96, 98, nag-aaway-aaway ba kayo? Dahil sobrang intense kayo, gano'n? Nag-aaway ba kayo? Or Coca-Cola to, on the same page kayo lahat? Oo, no. Yung 96, smooth sailing kami nun eh. Oh, okay. Kahit away, wala kasi, no? Nananalo kasi, no? Kasi nananalo eh, diba? Oo nga, oo. Pag out of town, Bong, sino normal yung kasama mo sa kwarto? Iba-iba. Usually kasama ko si Duel Gomez. Okay. Si bye-bye. Ay, di kami binibigyan ng bata yung rookie. Yung mga rookie lang sama kayo. Yung bata, para, di ba? Si team ang, ano, si team ang, ano, coach na nag-ano, na nag-decide kung sino yung magka-roommate. Okay. So, halos lahat magka-roommate ko. Palipat-lipat, iniikot. Pasensya na ito, nung nahanap namin na photo na Coca-Cola na maganda-ganda. Ang tanong, sino Muse? Sino Muse? Ah, si ano to? Ito, Isa Calzado. Isa Calzado. Oh, nga, no? Okay. 2003 okay. To, no? Mm. Okay. Anyway, si Rafi Ribis. Si Rene, labanan buho ko, si Rene. Oh, si Rene, si Rafi Ribis, naglalaro pa rin. Sana lang, ang naiwan dyan. Sana lang naglalaro nga dyan. Si Rene kasi karere tayo lang. Leo Abinido, Rob Wainwright, Ato Morano, Gilbert Lau. Doon aliado sa may likod, di ba? Tama ba? Doon aliado ba? Yung import namin si Sanford ba ito? Sanford ba yung apelido? Sanford, yeah. Sanford. Ah, si aliado doon sa dulo, naka-cornrows. Oo, oh, di ba? Naka-cornrows. Depende namin kasama si aliado. Ah, hindi. Ibang team yan. Ibang team yan. Ibang team sa opening yan. Nasa kabilang team siya. Alaska pa yata siya niyan eh. Alaska pa siya. Alaska pa siya niyan.
Okay, hindi siya sumali sa picture niyo. Nandun lang siya sa side. Photo bomber siya. Actually, after dito, na-trade na ako sa Alaska. Oh, bumalik ka. Bumalik na ako sa Alaska. Inabot ko si Don sa Alaska. Si Don, si Ali, sino pa ba nandun? Si Jan Arrigo. Jan Arrigo. Oo. Eh, tsaka yung mga NBA boys. Diba? Si Ferriol, si Eddie Laure. Diba? Greatly na yun. Ayun, sa dulo, di ba? Oo. Hindi, ano, pagdating. Hindi ba na sila naabutan? Hindi, naabot ko. Eddie, ano, 2003 si Eddie. '04, '05 na sila pumunta dyan sa Alaska, 05. Yung pagbalik ko, ang nandun niya yung sila, Will Wilson, si... Sanitos, di ba? Rob Duwat. Oh. Sanitos, rookie. Sanitos, Brandon. Sabay kayo ni Jeff Carriazo, bumalik kayo ng Alaska, di ba? Nauna ako. Nauna ka. Nauna ako, tapos afternoon, tinatanong nga sa akin ni Tim kung sino yung nakausap nga niya yung coach, kung sino yung isama sa trade, si Jan Arrigo, tapos pagpipilian si Don, tsaka si Alipik, Don Aliado, yeah, tsaka si Alipik. Si Ali nalipat. O, si Ali at saka si ano. Tapos, dapat nga, ang kasama sa trade, si Jeff tsaka si Potts. Mm-hmm. Pero hindi nag-agree si ano, parang ayaw yata ni si Fred yata na naayaw. Tapos, tinanong ko ni Tim kung okay daw si Rainel. Sabi ko, okay yun. Kaya lang. Ikaw pala nagpasok doon sa Alaska. Hindi nabibigyan lang ng chance dahil nando si Rudy. Rudy Hatfield. Yeah, dahil sa'yo pala nakalipat si lang, no? Dapat si Potsun. Let's ask this question twice na kasi tinanong, anong mas malakas na team sa, para sa'yo, yung 96 or 98 Alaska? Yep. Kenneth Duremdes, Jeff Carriazo, basically, no? Si Jeff nasa 96 na, di ba? Yung 98 wala, 96 wala pa si Kenneth. Yes. 96 wala pa si Kenneth. 98 si Kenneth. Wala pa. So tingin mo, ano yung superior team doon sa dalawa? Sa tingin ko yung 96. Mas 6 pa rin. 6 pa rin. Okay. Kahit na nadagdag sa inyo yung... Medyo bata pa si Sean noon. Diba? Magdang 98, medyo ano na rin yung laro ni Sean. Yung 98 kasi na nadagdag sa inyo si Duremdes at saka si Rodney Santos, sabi ko, grabe yun nga, yun ang matado rin sa Alaskan to. Oo. Ang bigat diba, pa nung Duremdes. Pero nawala naman si Jolas, di ba? Duremdes noon. Oh. Duremdes yung last. Ang bigat pa nung Devin Davis. Oh, that's my report, di ba? Devin Davis. That's right, yeah. Ito. Kailan naman to? At anong point in time to, Bong, naalala mo? Alaska reunion. Kayo ng party kaya to? Yata may birthday nito. Oh. So kasama mo yung mga kakampi mo at saka yung mga loday mo. Oo nga. Diba? Yung Sean Chambers, yeah. Bong, matanong ko lang sa'yo, gano'ng ka-special yung paglalaro ni Sean Chambers talaga sa Alaska? Sobrang, ibang klase si Sean, special na special. Kasi unang-una, sobrang pagka-hard worker. Talagang, yun yung ano sa kanya, talagang sobrang sipag. At the same time, yung larong Pinoy. Larong Pinoy o galing Pinoy, kaya, diba, tsaka talagang ang sarap pakisamahan. Tsaka talaga pinupush ka niya pag yung mga ibang players namin tatabat lang at pinupush niya talaga. So, yeah. Parang lead by example siya, no? Tama. Ito, kaninong bahay to? Dumipensa. Ha? Kaninong bahay to? Hindi ko maalala yata. Hindi yata bahay to. Parang isang... Parang hotel yata. Parang function, no? Restaurant or ano. Junres, batang-bata. Malamang.
Nakasabayan mo na ba uminom mag-inuman niya kay ano? Kay Philip Cesar ng tayo. Ako patay. Oo. Sigurado. High school pa lang ako, nakasabay ko lang. Tina Morales, thanks for watching. Doon si Tina Morales ngayon. Let's go to the next photo. Let's check it out. I think it has, it's more of the Alaska players again. Carly. Next photo, please. Yeah. Ayan, no? Ito yung sa 30th year reunion yata ng Alaska ito. 2016, no? Diba? Rodney. Si Roel, pinakita rin natin to last week, no? When Roel Gomez was our guest coach. Tapos sabi nga namin, Bong, si San Chambers ang nakabarong. Yung sinong hindi Pinoy, nakabarong. Oo nga, kaya nga Pinoy na Pinoy. Talaga, tsaka pinagmamalaki pa niya yan. Hey, what are you wearing? Para asar pa sa inyo na hindi kayo nakabarong. I'm more Pinoy than you. tapos si Pocho at si Rodney, parang isang tindahan lang ano, nabili ng damit, ano? Si Bong, si Bong Rodney, pareho, di ba? Itong picture nyo ni yung picture nyo ni Sean sa kanan, kailan yan? Dito ba yan o sa Amerika? Dito yan, dito. Parang isang beses umuwi siya. Nandito siya, nag get together kami sa isang restaurant sa Pasig, kami nila Jeff, nila Jolas, nila Dicky. Sa may Capitolio area. Okay. Ah, okay. Kailan Jeff yun? Taga Capitolio si Jeff. Baka sa estansya, di ba? Mm. Sa Capitolio. Sa lahat ng mga, sa lahat ng mga teammates mo, Bong, sino kanino ka closest? Actually, close naman ako sa lahat. Eh. Wala namang special. Kami, si Jeff, si Johnny, kasi amateur pa lang. Magkasama na kami. Kayo na, Chris. Oo. May tanong, Bong. Totoo ba na ayaw mo ng morning practice? Kasi nabanggit ni San Chambers yun, yung nag-guest siya. Na ayaw mo ng morning practice. Wala akong makausap. Wala na akong makausap sa akin pag morning practice. Kasi nakasalubog na yung... Masungit. Guno na ako. Pati si Tim. Hindi ako nakausap. Hindi, niya, hindi ka morning person. Nobody talk, nobody talk to Bong. Okay. He's mad. He's mad. He's masungit in the morning. Pinaniniligan mo na lang, ha? Oo. Oh, kahit na maganda gising na kasi bangot pa rin. Eh kasi ano ko, insomniac ako kaya ayoko nang... Pareho pala tayo, okay. Isipin mo, wala pang social media, wala pang pinapanood sa TikTok nung araw, insomniac. Tapos papractice ka sila ng 7 to 9, di ba? So kahit good mood ka, pinaninindigan mo na rin pagkamasunod mo. Ganun ba? Oo. Reputasyon eh. Sabi super so... Yun yung sa super sungit daw. Ayun, so, all tap, sabi ng Nancy. All tap pa yung super, oh. May super daw, super. Nilalaglag ka pong. Pero yun nga yung actually yung character. Akala ng mga fans suplado si Bong Hawkins. Hindi ka palangiti masyado sa kanila and all of that. Pero kamusta yung relationship mo sa fans? Sasabihin ko lang sa'yo, Bong, alam namin na napakarami mong fans dahil nung pinost namin na ikaw ang magiging guest, nagkagulo sa page namin. Ngayon, sa show natin ngayon, napakaraming nanonood ng live. Sabay-sabay. Ang daming nanonood. Isa sa pinakamaraming nanonood sa show namin na live ever. Ever. Sa araw na ito. Dahil nandiyan ka. Pero how was your relationship with your fans? Okay naman. Sa mga fans. Okay naman ako sa mga fans. Hindi ka Alvin Patrimonio. Na, ay, hindi naman. Diba? Iba yun. Ibang level yun. Ibang level yun. Si nag-artista ka rin ba? Di ba lahat ng mga PBA player kinukumbida mag-artista yan? Sila Berhel, sila Jun Limpot. Kahit hindi extra. Kaya pero nakumbida ni Mother Lily na, Bong, extra ka lang dito sa lalaro-laro ka lang ng konti. Walang ganon. Wala, never. Hindi, kahit siya, anak ka ni Rene Hawkins. Anak ka Rene. Hindi ka umextra sa pelikula kahit anong bata ka. Galing ah. Hayain ako eh. Ganun. Yeah. Kahit nang Google Pay lang, yung Google Pay lang, mga ganun. Iyayin ako. Yung akala ko kasama ko sa may isang chuper ng ano, yung parang ganun, yung taxi driver si na Benji Paras. Wala ka ba no? Eh wala pa ako sa PBA noon. Ah, 91 yata yun eh. 90, parang ganun. 90. Oh.
Okay, isang chuper ng taxi ba yun? Parang gano'n. Oo. Oh, okay. Tama. Okay. Tama. Okay. Yun sila ano yun. Yun yung sila Abe. Tinatanong nga. Yes, yes, yes. Sila Atoy, di ba? Yung mga yun. Doon sila lahat eh. Di ba? So, wala. Anong role mo doon? Anong role mo doon sa ano? Sa pelikula yun? Wala, hindi ako sama doon. Wala siya. Wala siya. Hindi nga siya kasama. BBA. BBA players lang. Kasi wala pa ako noon. Sa Chris papayata ako noon. Kailan, so bumalik ka sa Alaska at the end of, towards the end of your career, Bong, so fitting na fitting yun kasi doon ka naman talaga, yung pinaka-success mo as a PBA player was in Alaska. Bumalik ka doon sa Alaska. Kailan mo nasabi sa sarili mo na it's time to retire? Yung ano na, yung hindi na ako maka-practice ng consecutive days na walang... Ah, talaga? Mabos ganun, ha? Oo. Yung wala na lang mamamagay yung tuhod ko. Okay. So tuhod ang naging problema? Oo. Yung tuhod? Yung tuhod talaga. Pag yung mga consecutive days, bigla na lang siyang mamamaga. So kailangan paalisin mo. So yun medyo. Siyempre, hindi na ako nakapractice. Hindi na rin naman ako nakakalaro masyado dahil nga hindi ako nakapractice. Yeah, yeah. So yun. Tsaka ano eh, di ba? Mahirap na. Naisip po mag-transition to coaching pagkatapos mag-retire kaagad? Magko-coaching ka kaagad? Nung una, di ba, dahil ilan naman ako ni sa Alaska nga, di ba, as a coach ka pa ko after nung career. Correct, correct. Eh, wala. Hindi nag-materialize. Yeah. Parang, ewan ko, siguro wala akong patience sa coaching. Parang gusto ko ako yung... Oh, di ba? Parang pag yung may gusto kong pagawa doon sa ano, pag hindi nagawa, nagagalit ako. Tapos umaga pa yung practice, talaga hindi pwede. Oo, umaga pa yung practice. Yung contrast naman, last week si Ruel Gomez naman, biglang parang hiyang sa kanya yung coaching. Parang okay na okay sa kanya. Diba? Diba? So, nag-coach ka rin daw sa D-League ng PBA? Actually, ano, assistant lang kay Luigi. Oh, yeah, yeah. Okay. Cebuana Lulier. That's right. Kasi magkasama rin kami sa Alaska, diba? Oo. Tapos sabi niya, boom, sumama mo ako dito. Ano, D-League niya Cebuana. Cebuana Lulier. Sino-sino mga player niya doon sa Cebuana, nag-coach kayo ni Luigi? Sila Doug Kramer, Maki Escalona. Ateneo Boys. Yung unang yun, Ateneo Boys. Tapos sila... Nung bandang huli, sila ano na mga karamihan may mga PLAMs na eh sila Ken Bolo. Correct. Ken Bolo. Oh. Yung mga Terrence Luigi sa Adamson. Si Terrence Romeo nung huli bandang huli Terrence si Big Manuel. Okay. Probata pa pala. Yung sinasabi ko sila maka, sila Escalona yung una yun. Yeah. PBL pa noon. PBL pa yun. Tapos yung D-League, yun na sila, ano na. Yung sila... Terrence, si Kevin Alas. Mm-hmm. Big Manuel, okay. Yung Si Bong, nung dati naglalaro pa yun. Nakasama kita sa abroad, Bong. Eh. Naglaro tayo sa ano, sa Qatar. Kasama tayo nun, yung sa PBA Legends. Oh. Yung roommate ko si Coach Boggs na dapat unahan mo matulog. Kung hindi ka makatulog. Oo. Si Coach Box lakas humilik eh. Pero ito sa Pinoy Liga na ito. Oo. Na force recently. Recently lang to, no. Kailan to? Oo. Diba, bagong-bago lang to eh. About 2 months ago. Kamusta yung tuhod mo pagkatapos itong laro na to, Bong? Okay naman. Ah, hindi. Hindi okay. Namaga ulit. Nagpuwersa ako dito kasi wala kami big man yung team namin. Okay. Okay. So almost whole game ako naglaro. Wow! Sino-sino ba yung mga perpetual yan? Sila Jho Jho Manalo dapat yan? Sila Chester? Yes, wala sila. Ang kakampi ko lang si Gilbert lang, Malabanan eh. Oh, Gilbert okay. Malabanan. Oh, tapos may yung mga dating teammate ko, si Red Beast lang, si Eric Ramirez. Yung ibang mga bata, pero walang big man. Buti kaya. Buti kaya mo kalaban. Kalaban namin, Adamson. Buti wala nga si Barlo at saka si... Ano? Si EJ. Si EJ.
Nandun si Ken Bolo. Eh, bata-bata pa nun. Bata pa. Si Jan Periol. Ano ba yung idolo ka ni Ken Bolo? May mga ginagamit. Yung mga ibang kilos ni Ken Bolo sa poste, sabi niya, ito yung parang Bong Hawkins nung araw. Ah, iniidolo ka nun. Nagbabantayan kami pag sa practice. Nag-ano kami, nag-one-on-one kami. Active pa rin siya. Tsaka ang laki ni Ken talaga. He's big. Matangkad na. Ang lapad pa. Pero gumagawa pa rin 40 isang laro yun. Si Oo nga. Oo. Diyan sa liga yan. Ito talaga numerus perpetual. This is size. Hindi. 12. Okay. Darating ba ang panahon na ano? I-retire ng perpetual ang jersey number, ang jersey mo? I have no idea. Pero sa Alaska, 16. Pero, all the way ka. Bakit 16? Actually, 12 talaga gusto ko. Naging 16 ako dahil nung pagpasok ko sa Presto, si Cadel lang 12. Okay. Tapos 17 si Padim. Di ba 17 ako sa Crispa? Correct. Kaya nag-16 na lang. Sa Alaska? Okay. Hindi ka nagpalit. Eh, tinuloy ko na. Pagdating ko na ba lang? Tinuloy mo na lang. Tinuloy mo na lang. Nandun na si Dicky Bachman, 12 siya. Ah, 12 nga si Dicky Bachman. I see. Okay. Okay. Galing. Wala naman ang ano sa numero. Parang kamukha mo si Poch Winnie dito sa picture na to eh. Next photo please, Carly. Let's look at what's yeah, ito. This is Bong Hawkins today. But let's show that last photo, Carly. I think we have that. Ito yan, kayo ni Airpat. You know? Mm. Siyempre, nakilala ka rin talaga because of the name of your father and all of that. No? So mga Hawkins, sikat na sikat. Everybody, daming comments kanina. Dalawa yung pinakamaraming comments dito na father mo nga siya. And then the other one is, dapat retired ng perpetual ang jersey ni Bong Hawkins bago pa kay Scottie Thompson. Kaso nangyari na nga yung kay Scottie Thompson. Pero dapat talaga, no? Ay, may clamor na yan. At dapat din pala, 40 greatest. Nasa of course. Nasa listahan ko yan eh. Yun yung mga listahan na dapat. Retired jersey and perpetual and then greatest of the PBA. Nandyan dapat si Bong Hawkins eh. Diba? Bong, kaya mo mag-dunk? Nagda-dunk ka ba? Dati. Pero... Kasi yun yung tanong, di ba? Bakit gano'n? Hindi naman makatalon masyado. Pero galing. Oo, gagapiso daw yung talon. Pag magagising ko, nagdadunk ako sa practice. Pero sa laro, nakadunk na kayo. Nakadunk ka ba sa PBA ever? Kasi ano eh, yung para magdunk ako, grabe yung effort na gagawin ko, mapapalag ako. Hindi katulad, di ba, sila Berhel, sila Noli. Pagtalon na ganyan, boom! Sobrang atletic. Ako, kailangan talagang paghirapan ko para magawa ko. So, mauubos yung energy. Mauubos na yung energy ko, di ba? Correct, correct. 2 points lang din naman, di ba? Oo, 2 points lang din naman. Pagkatapos magpadag, nagpasabok. Oo. Bagsak yung gas tank. Hindi katulad, di ba? Si Berhel. Si Nelson. Effortless. Alvin. Di ba? Alba. Kenneth. Bong Alvarez. Effortless. Magandap sila. Talagang natural lang nila. Ako talagang kailangan kung, you know, kailangan maganda gising ko. Diba? Nasukat ba talaga ang vertical leap mo? Ang vertical leap mo, nasukat na. Hindi naman. Wala naman ganun dati. Wala naman ganun dati. Hindi ka tulad ng... yun, diba? Sinusukat lahat. Nung araw, wala naman ganun. Hindi, sabi nga, kailangan ba sukatin ng kukunga piso lang naman? Diba? Sabi nga, hindi. Gandilata raw. Toto na ito yung kasardinas. Oh, gandilata, pero Rino Liver Spread. Hindi, may kasardinas naman. Minsan, pagsusupan palinan niya si Nelson. Oo nga. Hindi, timing kasi talaga. Magaling yung timing. Nunood yata si Glenn Capasso ngayon. Oo. Ay! Papa Glenn! Daming dumadayo ngayon, ha? Siyempre, dami na nanonood. Bong Hawkins, eh. Di ba? Ang magagawa natin. Di ba? Dami talaga sikat. And then, just for everyone's information, Bong Hawkins played 613 games in the PBA. Dami. 13.4 points per game, 6.7 rebounds, 2.8 assists. Solid statistics for one of the greatest power forwards the PBA has ever seen. Diba? 10 championships, franchises. Charlie. 10 championships. Yung mga iba, one championship, masaya na. Si Hawk. Yung iba, wala nga eh. Diba? 10 championships, one Grand Slam and one almost Grand Slam. Yep. And of course, sige, Jay, of course.
One last question na siguro pagdating sa ano ba before get to the segments, no? Bong, when was the time na na-realize mo superstar ka na? Hindi ko naman. Hindi naman ako superstar. Star, no, no, superstar ka. Superstar ka. Superstar ka. Superstar. Superstar daw si Nora Honor. Oh, sige. So ano mo? Parang babat mo naisip na parang sikat-sikat na ako, ha? Anong point sa career mo? Yung sa Alaska na. Yung simula na kaming papanalo. Ano kasi marami na lumalapit sa'yo, nagpapapirma, umahalik sa'yo, gano'n. Nunod si Nancy, ha? Ay, kasi, sorry. Natatandaan ko nung hindi pa kami nanalo. Nag-out of town kami. Mimigay pa kami ng mga flyers, yung mga pamaypay ng Alaska. Natatapo na kami ganyan, nag-motorcade, di ba? Uh-huh. Yung mga tao, titignan lang na ganun yung pamatay, hindi pupulutin. Hindi pa kami nanalo. Pero nung nagsimula na kami manalo, sa airport pa lang, ito na. Airport pa lang, dinudumog na kami. So resulta rin ng team yeah. accomplishment, kaya sumikat ka rin, di ba? Kaya, yung sinasabi mo kanina. Right. Very clear naman. Galing. Ano pa pahabol questions, guys, before we enter the regular segment? May question ako sa dulo na ako magkatanong. Sige, doon ka na. That's right. Galing. Okay. O may naglagay dito. Ito, maganda compliment ito. Ha. Kailangan pakita natin itong comment na to. Philip Cesar and Bong Hawkins were the Larry Bird of the PBA in terms of basketball IQ. Aba, siya, diba? Gano'ng importante yung kay Tim Cole? Kasi sa Alaska, alam ko si Coach Tim Cole, gusto niya matatalino yung mga player. Gano'ng ka-important? Totoo ba yung kailangan mataas ang basketball IQ mo para makalaro ka sa Alaska? Hindi naman. Hindi. Siyempre, mas mataas yung basketball IQ mo. Mas may chance kang makapaglaro. Diba? Mm-hmm. Mas mahaba yung ano, lalo na yung triangle. Oh, okay. Sa triangle, diba? Mas mabataas yung basketball IQ mo. Mas madali mong mapipick up. Basta alam ko, sa Alaska, pag mababa ang basketball IQ, mabilis matrade yung player. Yeah. Yan yung alam ko. Yun na lang. Kinausap ako, yun yung sinabi sa akin, tiga Alaska, pero hindi ko sasabihin kung sino. At tandaan natin, sinabi ni Bong, never siya nahirapan sa triangle. So, yes. Clear naman yun. clear naman, kaya naman tumagal sa Alaska. Okay, let's enter. Yung kwento nga ni Pingris, magpapatrade na daw siya nung nakita niyo, naku, triangle, ayoko na rito. Nakuha naman naman niya eventually. Mahirap lang naman siya sa simula. Sa start. Yeah. Pag makuha mo na. Pag na, ano lang eh. Yung offense na yung read and react. Eh. Di ba? Walang certain moves ka na gagawin na tulad ng mga set plays, di ba? Na, correct. Pag sa set plays, si Derry screen ka rito, pick and roll, gano'n. Yun, wala eh. So kung read and react. Eh. Kung saan papunta yung bola, gagawin mo. Would you have been a better player kung hindi ka napunta sa triangle? Nag-MVP ka kaya? Marami kang awards o individual citations? Hindi ko masabi. Pero, hindi ko masabi. Mm-mm. Hindi naman siguro. Kasi, yun doon kami nananalo eh. Diba? Kaya naman ako nagka-awards dahil nananalo kami. Eh, isa sa mga dahilan, kaya kami nananalo dahil yung triangle. Diba? Nung panahon na yun, talagang ang hirap na hirap silang, di ba, i-stop mga teams. Di nila, di ba, may option silang alisin, pero nakaka-counter-react kami dahil yun nga yung maganda dun sa opensa. Na kahit na i-check mo yung isang option na deny mo to, meron pang iba eh, na, di ba? Correct. So, kumbaga nag-work para sa inyo eh. Nag-work para sa inyo. Perfect formula. Para sa amin. Sabi ko lang, naman yun. Sa tingin ko, nung time namin, kami yung pinakamagaling na defensive team. Yes, exactly. Tama. Triangle yung kaya naging successful kami ng matagal. Correct. Kasi diba, sa basketball, yung opensa, minsan, pag-off ka, diba? Hindi ka makasyo, talagang nangyayari yun, di ba? Pero kami, kahit ganun, masama laro namin, masama yung opensa namin, nakakagawa kami ng paraan, nakakapanalo pa rin kami dahil maganda yung depensa namin, constant. Yun yung palaging constant.
Oh, idagdag ko lang, may nag-text sa akin ngayon ha, si Coach Leo Austria, regards daw sa iyo, Bong. Ay, Coach Leo. Coach Leo ngayon. Nag-text sa akin, nahiyata mag-comment si Coach Leo eh. Nagkakasama kami, naglalaro kami every Friday. Ayun, mabigat. Ah, so tuloy pa rin pala ang laro. O kahit yung tuhod. Alam mo, si Coach Leo, yung jump shot niya, hindi nagbabago. Yung pa rin, Bong. Deadly pa rin. Deadly pa rin. Oh. Galing dito pa rin. Oh. Everybody knows that form from Coach Leo. Miss you, Coach Friday. Leo. Ano sa kasama tayo sa laro? Aldo Perez. Kasama Aldo. Si Aldo. Aldo Ting. At talaga, dalawin natin. Yan yung mga hiyain na ayaw mag-guess sa atin. Si Aldo at si Alvin Teng. Nahihiya. Si Bong, hiyain din na dito sa New Manila, Barangay Mariana. Si Bong, dalawang taong ko na nililigawan si Bong, pero dumadaan muna ako kay Nancy. Ngayon, isa tawag lang pala ni Charlie Kuna, okay na pala eh. Pero alam mo, sulit. Pero alam mo, sulit ha, kasi parang feeling ko, sarap kakwentuhan si Bong sa inuman eh. Yon. Oh. Diba? Kaya nadalaw tayo ng Biyernes. Para mangyayari din yan. Mangyayari din yan. One of these days, ha, Bong? Supper party. Ano, beers tayo. Inog tayo. Inog tayo soon. Ano, let's go. Let's enter the segments, yeah, guys. Let's enter the Twilight Zone of our show. Kasi si Bong, magla-lunch na eh. Anyway, pasok tayo. Unang segment ng Twilight Zone ay yung X's or O's brought to us by Tuminugan Farm, your private paradise at the heart of Bukidnon. It's if you need to relax and unwind, why not rejuvenate and reconnect and, with nature right at the foot of the Kitanglad Mountain Range in Bukidnon? Choose from a wide range of accommodations like the farmhouse, the bungalow, the cottage, or the tulugan. Tuminugan Farm can accommodate entire families, groups of friends, backpackers, and even team-building events. So, go to tuminuganfarm.com or their Instagram and Facebook pages for more information. Book now and start your Mindanao adventure there today. Okay. Pasok tayo sa X's or O's, Bong, yung X's or O's. May mga choices akong bibigay sa'yo. Mamili ka lang. May listahan ako. Piliin mo lang yung choice mo. Sabihin mo lang, di mo kailangan explain kung bakit mo pinili yon. Okay, let's go. Down the list. Number one, Coach Atoy Ko or Coach Orly Bauzon? Atoy. Atoy. Chot Reyes, Team Con. Team Con. Jolas, Kenneth or Berhel? Hindi hirap yun. Hirapan na. Pwede ba lahat? Pwede naman lahat. Okay. Jeff Carriazo or Bong Alvarez? Jeff Carriazo. Devin Davis or Sean Chambers? Sean Chambers. IG Gotaw or Waki Trillo? Waki. Waki. Okay. Sylvester Gray or Kevin Holland? Kevin Holland. Okay. Kasi Rodney? Oh, sige. Mm-hmm. Oh, ano yung kay Kevin Holland? Iniwan kami nun eh, si Sylvester Gray. Abandonado. Tapos yun yung time na inabando namin yung triangle dahil lang sa kanya. Ah, talaga? Kasi hindi niya kaya, hindi niya maintindihan. So, team, paano mag-alaro? Okay. Just go back to set place kasi hindi niya. Import yun, kailangan maalaman niya. Tapos iiwan din pala kami after mga 3-4 games. Labo pala niya. Okay. Tapos yun, kaya ano mo pala si Kevin Holland. Okay. Tapos, may kumakamusta sa'yo, Bong, oh. Chris pa lang naman. Hey, Bernie, kamusta? California. Oh, diba? Sa States, nanonood kayo. Nagpupuyat para sa'yo. Okay, so it's Kevin Holland. Very clear yon. Okay, next. Rodney Santos or Merwin Castelo? Rodney. Dong Polistico or Jumbo Bolado? Bolado. Bantayan si Nelson or bantayan si Alvin? Pareho kong ayaw. Pareho kong ayaw. Okay. Perimeter jumper or post-up? Perimeter jumper. Bantayan si Kenny Redfield or bantayan si Lamont Struthers? Ano ba ito? Kung yung mas gusto kong bantayan? Sino mas gusto mong bantayan?
Ah, o mas ayaw. Si Ken mas ayaw. Kasi hindi ko naman kaano si Strothers. Wing na wing player. Okay. Helicopter lang yung Strothers eh. Arnie Twadles or Alan Kaidik? Alan. Zaldi or Poch? Poch. Nat Canson or Jimmy Mariano? Both. Jawo o Mon Fernandez? Mon Fernandez. Mm-hmm. Opensa o Depensa? Both. Both. Two-way player talaga. Ito. Mamili ka rito, ah. Natalo kayo both times, ah. 1997 Commissioner's Cup Gordon's Gin with Chris King or 1995 Commissioner's Cup with Sunkist na Ron Grandison ang import? Ano? You mean ano mas yung masakit? Oh, ano mas masakit? Sige. Yung ano, like yung kay Grandison. Grandison, 95. Ooh, okay. Sunkist. Okay. On kasi the rise na kayo. Gusto namin makabawi sa Sunkist noon. Natalo kami ng All Filipino ng Game 7. Nice. Pero nakabawi naman kayo ng Governor's Cup. Pero hindi Sunkist kalaban namin. San Miguel. Tama. Nag-crunch naman Sunkist noon dapat. Yeah, nagpakalbo sila. Diba, 90, kuha nila yung All Filipino tsaka yung Governor's. Pero hindi sila nakaabot sa finals. Tinalo sila ng San Miguel. Nice. Tanda ni Boger. Okay. Oh, next. Kasi yun yung sa akin. Yun yung memory. Yun yung pinaka-memorable ko na championship ko, yung 95. Kasi. Okay. Kasi nga, yun nga, pag kung natalo pa kami doon, parang second place kami, tatlong grand slam kami sa second place. parang Toyota 76. Nga. 2-1 ka sa'yo, second first. Oh. Tama. Tapos ang maganda yung series na yun, game five, na-injured, na-sprain ako, natalo kami. Mm-hmm. Na-sprain ako nung later part na. Tapos natalo pa kami. Mm-hmm. Hindi ako nakapaglaro ng game six dahil talagang ano, hindi ko maiapak after nung laro, hindi ko na maiapak kinabukasan, talagang magandang nasa San Miguel lang 3-2. Mm-hmm. Hindi ako naglaro ng game 6. Nanalo kami ng game 6, ang ganda ng nilaro ni Chris Bulado. Kala ko noon wala na, sabi ko second place na naman. Tapos yun, game 7, talaga pinilit ko maglaro ako. Mm-hmm. Tapos champion. Okay, champion. Tapos yun, tapos nalalo. Nice, okay. Tapos nice, leading nice. Ano, leading ang San Miguel, lumabo lang kami. Galing. Oo. Galing ng memory mo. Solid. Siyempre, he was there. Tayo nanonood lang eh. Yun lang, umiyak talaga ako ng after ng championship. Yun lang talagang iyak sa tuwa. Dahil tears of joy. Galing. Galing. Okay, next. Tapusin natin. Sanitos, Don Aliado. Don Aliado. Presto or Santa Lucia? Presto. Itong last, pakita natin yung photo, please, Carly. Yan. Si Aiko, si Carmina, o si Rufa? Aiko, bilis. Oh, dumadami si Aiko. Yan ang X's or O's for episode 185 brought to us by Tuminugan Farm. Ito yung seryosong tanong ko, bakit si Aiko? Nasa tatlo. Wala, mas sila, mas gusto. Yun ang type niya eh. Yan ang type niya. May last question pala dito sa mga comments. Ha? Red Horse o San Miglite? Yon! O Pale Pilsen? Both. Any. Haluin nyo pa yan. Okay, next. Who's next? Jay, is it you? Ako, or? Hindi, ako dapat. Ako Noel. Dapat. Yung tanong ko is... more on about yung ano yung sa Centennial team. If you were healthy, ito yung tanong. Kung hindi ka na ACL noon, saan ka sana? Sa Grand Slam ng Alaska effort o magna-national team ka pa rin? National team. Kahit na alam mo pa Grand Slam ng Alaska, pipili mo pa rin national team.
Bakit? Bakit? Eh, mas, tingin ko mas importante yun. Saka, mas importante yun. Mas, ano, kasi una, naka-glam-glam na naman kami. Diba? Yeah. Yeah. Tapos, so, ever first national team. Tsaka, yun na, first national team ko. Kaya yun nga, sobrang frustrated ako dahil yung kung kailan pa, ano, diba, mali nung timing nung injury. Yeah. That's right, that's right. Bilis, no, sagot? Ang bilis mo sagot niya, no? Ang bilis nga yeah, ng mga sagot. Ano naman kasi, usually naman kahit sino ganun, pero yun na nga, yung si Jolas kasi sinasabi kay coach team, yung nasa bangkok yeah. Sila, ba't mo pa ako sinama rito? Eh, pwede naman pala tayo mag-grand slam. Sana iniwan mo na lang ako. Ganun yung, iba naman yung paano, pananaw ni Jolas noon. Pero yan, tama. Yeah. Bong kasi, si Jolas nag-national team na rin. Hindi naman mag-grand slam lang wala dun si Jolly, wala si Kenneth, wala ako. Oh. Iba, hindi, pero kunyari, healthy ka, tas naiwan si Jolas, may chance? Hindi ko. Lahat kami doon. Kahit kasi siya, wala si Sean. Na yung, ano, diba? Team talaga, oh. Team talaga mag-isip si Bong, eh. Yeah. Galing, 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 galing. Okay, yun yung tanong ko. Jay. Go, Jay. Okay. Segment is Sid naman to. Ito ay brought to us by Manila Cookie Story. You can check them out on Facebook, Manila Cookie Story Incorporated. Ano to? And email them at info@manilacookie.com. Okay, next slide. Also, ayan, next slide yan. Oh, ito po. Ang kapatid ko po, natikman po itong produktong to at gusto po, almost immediately, pumunta po sa SM para lang bumili niyan. Okay, Manila Cookie Story. Keso de Bore yung panalo. All right. Yung keso de Bore talaga. Yeah. Bong, if you were to go out for dinner with somebody, a basketball personality, past or present, living or dead, American, any nationality, sino yung personality or na yun? At bakit? Or Filipino, yeah. Dinner, magdi-dinner lang kayo. Magdi-dinner kayo. Hmm. Sino kayo kasama? Ano? American or ano? Kahit sino. Kahit sino. Kahit sino basketball person. Kahit Pinoy. Oo. Siguro si ano? Sino gusto? Si Charles Barkley tsaka si Shaq. Oy! Yan. And why? Bakit? Bakit yung dalawang? Sigurado, masaya yun. Diba? Para kasama ka dun sa ano, inside the NBA, no? Parang ganoon eh. Sigurado, masaya, sigurado. Anong magiging topic na dapat? Isang beses si Charles Barkley sa Las Vegas. Ah, na-meet mo? Ano, kumusta naman? Ang bait. Nakakatuwa. Anong topic? Nakausap pa na matagal? Oh, okay. Few minutes. Naglalaro siya ng cards. Dubaan na kung ganyan. Okay. Daming nasa parang VIP, ano, naglalaro ng card. Dumaan ako. Naka-wheelchair nga ako dahil ka-opera ko lang noon. Okay. So, nung nakita niya ako, gumanoon siya. Tumayo siya. What happened to you? Alam niya, player siguro. Alam niya, player. Yeah. Kasi sinabi ko, akwentuhan ko. Tapos yung nag-opera sa akin, kilala niya si Lombardo. So, Dr. Lombardo. Dahil yun yung team doctor nung Barcelona Olympics. Eh. Correct. Mm-hmm. Nagsintuhan kami. Yung ganyan. Sinabi mo sa kanya, Chuck, I can guard you. yun na malabog mag-yari. And you can guard me. Dapat sabi mo sa kanya, I'm also one of the great power forwards. Tsaka ano lang siya, looks like parang 6'4 lang. Hindi man siya 6'6. Mm. Yeah. Punti lang yung diferensya namin. Laki lang niya talaga, lapad. Mm-hmm. Eh, bakit si Shaquille O'Neal? Bakit isasama mo si Shaquille O'Neal sa dinner niya ni Barkley? Eh, sigurado pag magkasama yung dalawa, masaya. Ulitan, magsusuntukan na naman silang dalawa. Magkukulitan. Ng bola. Okay, si Shaq din, na-meet ko nung sa Reebok. Dito sa Pilipinas, Reebok. Na Reebok endorsers kami. 97, no? Tapos mga... Yeah. Tapos mga 11 years ago, nakilala mo rin sila Scottie Pippen, di ba? Naglaro ka doon? Doon tayo nakita eh. Doon may picture ako, kasama kita doon eh. Si Johnny Aparientos, kaya nakatak yun. Tayo unang naglaro ng MOA noon eh. Yes. Diba, yung si Johnny Aparientos nakadunk sa kasi tinulungan ni Shaquille O'Neal. Oo, di ba binuhat ni Shaq si Johnny, di ba pinadunk siya ganoon. Yeah, Tapos si Baldavid. Pero yung ano, legends na rin sila noon, di ba? Yung sila Scottie, sila Dennis Rodman. Yeah, Scottie. Yeah. Jason Williams, di ba? Sila yan, naglaro dito. Mitch Richmond. No. Mitch Richmond, si sino pa ba? Horace Grant. Horace Grant. Si Grant noon.
I think, baka hindi ako sure. Cliff Robinson, yun namatay na. Cliff Robinson. Clifford Robinson, nandun. Diba? Oh. Kakasama tayo kayo nila Jerry nandun sa MOA. Remember the Jolas? Oh. Diba? So, yun. Sa Qatar naman, nung kasama namin sila Bong sa Qatar, masayari natin nung Bong eh. Sila, sino ba tayo nun? Sila Bal David. Sila Bal, Alvinteng. Bong Alvarez. Alvinteng, oo. Saya. Kalaban nila nun, yung mga taga dun. Sila, ano, sila Ninyo Gelig. Yan, alala mo. Sila Ninyo Gelig. Oh, si Tiferi kalaban nila sila Gelig. Sila Billy Guerrero, yung mga ano, yung mga kalaban nila doon. Dikit yung laban. Yeah. Fourth quarter, dikit lang labaw yung bull. Nanalo sila 4 points. Kalaban niyo. Nanalo. Saka may import yung kalaban eh, di ba? Oh, may import ka. Import doon. Import yung kalaban. Pero galing. Pero been, fourth quarter, hingi na nang hingi wa si Tono, wala na siya na talaga nagdala noon. Pero saya din nung ako nagbantay doon sa import. Ano sabi ko ba? Pati ba naman dito sa exhibition, ako pa rin nagbabantay sa import. Forever talaga eh. No? O, pasok tayo sa last. Let's go. Hello, Porky time. Oh, Alvinteng, first quarter lang naglaro. Batian Porsche na to. Hello, Porky. As Joe Cantado would always say for his son. Ito na yung part na sinasabi ko sa iyo, Buong. Time to acknowledge, thank, greet, shout out to anybody sa buong basketball career mo. Anybody you want to greet, you can do it now. Okay. Siyempre, first of all, sa family ko, Nancy, kay Sasha, kay Nathan, Neil, mga anak ko, and sa mga lahat ng relatives ko, hindi ko na kayo isa-isahin, masyado madami. Yung kapatid ko sa States, si Tina and Ralph, Tita June. Yun, sa basketball naman, siyempre, mga tiga sa Perpetual. Mga tiga Perpetual, kumusta kayo dyan? Shout out din sa Alaska. Si Fred Uiting, si Waki, team, and all the players. Di ko na-release isa-isahin. Sado pa dami. Nagpapa-shout out pala si Aldo Perez. Team Ukraine. Yung team namin, Team Ukraine. Kasi binigyan kami ng jersey ni Sir Charlie Pabis ng blue and yellow. Ha? Kaya yung team namin, Ukraine. Ukraine. Oo. Kumusta kayo dyan? Tsaka pala sa Alpha 7 family. Team family headed by the legend, Achit Kao. Congrats pala. Nanalo sila sa 50 above tournament. Oh. Last week lang sa Taipei. Yun. That's it. Ayos. That's it. Oy, may humabol pa ng babae. Oh, yeah, no. Ayos. Hi, Bills. Yeah. Hey, Hawk. The great to see you here. Okay. Sabihin ko lang, natutuwa ako sa camera ni Bong. AI camera eh. Kahit saan siya umikot, sinusundan siya ng camera eh. Anong bagay na yan? Gamer kasi yan. Gamer. Oh, gamer na gamer eh. Galing, oh. Sinusundan gamer siya. Yung anak niya eh. Di ba? Okay. Naganda naman ang comments talaga rito, no? Everybody says simple movements, no wasted movements, one of the best power forwards, should be in the top 40, top 50, and daming compliments para kay Bong Hawkins. It's been a great 2 hours plus galing with the Hawk. Bong Hawkins, maraming salamat for sharing your story with an Eternity of Basketball and all the followers. Ang daming nanood sa araw na ito. Before we go, we'd like to remind everybody we are part of the Globally Ballin Network. And we thank you for watching us and supporting us. We are powered by San Miguel Corporation in cooperation with Tuminugan Farm, Manila Cookie Story, and of course, Fitbit. Noel, pakita mo. Okay, and then we'd like to thank PBA Archives and PH Sports Bureau for all the help, the assistance, the photos, of course, from Aris of PBA Archives. And then we will greet those from the AEOB family na nag-birthday this past week. Abby King, happy birthday lang. Happy birthday! Happy birthday! Rick Bernie, Bernie, happy birthday. Bernie, happy birthday sa inyong lahat. And then, okay, we will announce our next guest as soon as we can on our Facebook page. Please follow us there. Continue to support us. Maraming salamat kay Tony Valenzuela and kay Christina Maralit for sending us stars today sa aming show. Thank you. We appreciate it very much. Burger ka naman, Tina. Ayan na nga eh. So, magbitawan na natin. Ha? Great episode, guys. Sabi ni Mikey Prince, I agree. Maraming salamat to Bong Hawkins, the Hawk, one of the best ever
on AEOB. Maraming salamat. Thank you so much. Salamat, salamat. Kita tayo ha, mag-inuman tayo soon. Jay Mercado, Noel Zarate, ako po si Charlie Cuna, Sir Ventura, I know you're watching. Mabuhay ka. Let's all pray for better weather. Grabe yung ulan lately. Babangha at nababagyuhan. So, sana gumanda-ganda na ito. God bless you all. We'll see you all next week. It's now in the books, episode 185. Kita-kita tayo. Bye, Bong. Ingat, ha? Salamat. Mabuhay siya. One of the best ever. The Hawk, baby. Thank you, Carla. And thank you, Aldo Perez. Aaron, thank you. Carla, thank you. Bye, everyone. A leader in key sectors so vital to the growth of our nation. Food, beverage, packaging, infrastructure, energy, and power. Proudly Filipino, through our well-loved brands, we carry the flag overseas. Yet we've always held out for ourselves a larger purpose. To use our scale, size, and dynamism to deliver products and services that can unlock and accelerate new opportunities for growth and drive our economy forward. We are committed to contribute to a resilient and globally competitive Philippines, where businesses like San Miguel can use their resources and imagination to expand the economy and ensure that prosperity is widely shared. Today, our focus is on generating investments and projects that will enable our country to achieve its full promise. Malasakit is woven into all that we do, from ensuring that more Filipinos are food secure, have access to reliable, sustainable, and affordable energy, world-class roads, airports, mass transit, stronger communities, and greater economic opportunities. We are helping build the Philippines that can carry our 110 million strong population into a future whose defining challenges of our time will be an energy transition, resource scarcity, and the need for greater inclusiveness. As a company, we have set our sights on building the nation of our dreams. By leveraging our expertise, leadership, and reach, as San Miguel, we will do what it takes to build a better future for all Filipinos.